itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala niya. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli, ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito at ang punto por punto. Sabi sa isang obispo, kahit 1,000,000 pang digong Duterte, hindi makawasak o makapagpahina sa Catholic Church. Noon pa man, kahit hindi pa napili sa pagkapangulo si Duterte, grabe ang kaniyang atake sa simbahang Katoliko. At sabi niya na ang simbahan umano, lalo na yung mga kaparian, kurap, at sabi niya may karamihan umano, mga homoseksual pa. Ito ang atake ni Pangulong Duterte. What have you done except to collect money from the people? It's about corruption of the church. And that corruption dates back to many, 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 many years ago. Most of the priests are homosexuals. They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends. At hindi lang yan, sa kaniyang tindi ng galit ng simbahan, sabi niya para sa mga tao, wag na kayo pumunta sa simbahan. Chapel in your own house and pray there. You don't have to go to church to pay for these idiots. At di lang yan, nauna nang sinabi niya na grabe talaga. Pero itong obispo ninyo, patayin ninyo, walang silbi yung magagaw niya. At sinabi niya na ang simbahang Katoliko ay talagang mawala. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala niya. Kaya tatalakayin muna natin mga kapatid yung pahayag ng isang obispo na kahit pa milyon na mga Duterte ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo ay mananatili ito. Bakit? Samahan niyo kami. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo. At mamaya, meron tayong mataas na oras para sa tanungan. No? Sa tanungan natin tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Pwede rin kayo makapasok mga kapatid sa link na ibinigay natin. Sinabi ng isang obispo na kahit 1,000,000 digong o Pangulong Duterte, hindi umano makapagwasak at makapanghina sa simbahang Katoliko. Ito matapos sinabi ni Pangulong Duterte na wawasakin niya ang simbahang Katoliko at ang simbahang Katoliko ay talagang mawala. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala niya. Bakit hindi mawasak ang simbahang Katoliko? Kahit pa ilang mga lideres ang galit ng simbahang Katoliko. Tandaan natin, marami ng tao ang gumagawa at sinubukang wasakin ang simbahang Katoliko sa kasaysayan ng mundo, mga kapatid. Mga pangulo ng iba't ibang bansa na imbis magiging kaisa sa simbahang Katoliko bilang mga anak ng Diyos ay nagiging kalaban at nagiging persecutor at tagatuligsa pa ng simbahang Katoliko.
sinasabi nila na wawasakin nila ang simbahang Katoliko. At may isa pang leader noon na nilusob talaga ang Vatican, dinakip talaga ang Santo Papa at nagdeklara na wala na ang simbahang Katoliko. Si Napoleon yun. Matindi yun. Dahil si Napoleon nagkapasok sa Vatican. Dinakip ang Papa. Ngunit si Duterte hanggang Malacanang lang. Sa early Christian persecutions, mga kapatid, sa panahon ni Emperador Cesar Nero sa taong 67 Anno Domini at Emperador Diocletian, grabe ang persecution, mga kapatid. Pero hindi nakaubos at hindi nakawasak sa simbahang Katoliko. Ngunit, yon ay pasimula lamang sa simbahan dahil ang mga dugo ng mga martyrs, ng mga banal na martyrs, ay nagiging binhi sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Bakit hindi mawasak ang simbahang Katoliko? Kahit pa ang dami ng mga nagsulputang sekta ngayon, mula pa sa, wala pa protestante, yung Muhammadan, ang Islam na itinatag ni Muhammad, mga kapatid, na noon nating tinalakay yung naganap na Battle of Lepanto. At kung bakit na tayong mga Katoliko ay nagdiwang sa Month of the Holy Rosary. So, ang katotohanan, lahat ng tao, mga kapatid, na nagsalita na wawasak sa simbahang Katoliko at ginawa ang lahat nilang mga kapangyarihan upang wasakin ang simbahang Katoliko, ang nangyari, sila mismo ang nawasan. Nagiging nabulok silang lahat sa ilalim ng lupa. Ngunit ang simbahang Katoliko ay nanatili hanggang sa panahon ngayon. Bakit? Buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Bing Arellano, mga kapatid, na isang exorcist sa Twin Hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit they may always be truly wise. Rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Si Father Bing Arellano sa Twin Hearts at isang exorcist. At kung nagbabala kayo na magiging pare at gustong magiging banal na pare, pwede din kayo na makapasok. Pero grabe ang training sa seminaryo nila ni Father Bing Arellano, mga kapatid. Pero maganda ang formation sa seminaryo nila ni Father Bing Arellano. Okay, tuloy po natin ang ating pagtalakay, no? Tungkol sa dami ng mga taong nagplano na wawasakin ang simbahan. Pero alam natin, batay sa kasaysayan, silang lahat ay nagiging nabulok ilalim sa lupa. Ang simbahang Katoliko ay nanatili. At ayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287, The History of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, almost 2,000 years ago na, mga kapatid, ang simbahang Katoliko na kahit dumaan na ang ilang mga digmaan, dumaan na ang iba't ibang mukha sa
pagtuligsa at persecutions. Ngunit hindi nadurog at hindi nawala ang Iglesia Katolika sa mukha ng mundo. Hindi na luma, hindi nawasak, lalo nang hindi humina sa kabila ng kahinaan ng ibang mga kaparian at mga kaobispuhan, lalo na yung resulta sa iskandalo sa loob ng simbahan at sa ating mga laikong mananampalataya, lalo na yung naging cause sa iskandalo dahil sa mga kasalanan. Ang simbahan ay nanatili, mga kapatid, dahil the cornerstone of the Catholic Church is Jesus Christ. Itinatag ang kanyang iglesia saan? Diyan mismo sa ibabaw ng bato. Ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. See? Napakalinaw, mga kapatid, na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa ibabaw ng bato, ito na itatag. At ano ang mangyari pag ang isang bahay o iglesia ay nakatayo sa ibabaw ng bato? Dagdag ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo Kapitulo 7:24-27, mga kapatid, ito ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang matalino at mangmang na tagapagpatayo, ito ang pamagat. Kaya nga, ang sino mang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito ay maihahalin tulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo nang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon ibabaw ng bato. Ang bawat isa na dumirinig ng mga pananalita kung ito ay hindi isinagawa ay mainantulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kaniyang bahay ibabaw ng buhangin. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Bumagsak ito at lubusang nawasak. See? Napakalinaw, mga kapatid, na ang simbahan, ang bahay, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ay iglesia na itatag sa bato, at ang cornerstone na ito walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At ang bato, mga kapatid, alam natin, upon this rock I will build my church. Si San Pedro. San Mateo, Kapitulo 16-18, sa Aramaic, kago di so asa Grego, kago di so ligo hoti, ye Petrus, kay ipitauti Petra, oikudumisu monte ecclesia. Sa Aramaic, apena amar nalak datu kepa, we alhadi kepa, ebni liti. So, yun pala, mga kapatid, no? Anso, sa ibang salin, anso, I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. So, napakalinaw po, mga kapatid, na ang simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo naman natili. Dahil ang kondisyon nito
Efeso kapitulo 2 versikulo 20, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. See? At nabasa niyo ba ang Daniel kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 30? Di po ba may nakita ang hari, mga kapatid, na gumagambala sa kanya? Yung malaki na estatwa, na napakahabang estatwa, di po ba? Na ang ulo ay gold, yung breast ay silver, yung thigh ay brass. Ngunit yung kaniyang mga paa ay iron. Di po ba? Ngunit nawasak ito. Ano ang nakapawasak nito? Isang bato na mula sa langit, tumama sa paa, at ito'y nawasak. Ano po ba yun? Nasa Daniel 2, yan mga kapatid, 1 hanggang 30. No? Ito po ang makita ninyo. Isang kaharian. Yun po'y tumutukoy sa Babylonia, Persia, Greece at Rome. Sa ibig sabihin, yung paa mga kapatid ay tumutukoy sa Roma. Pero napansin niyo ba na batay sa panaginip ng hari, nakita niya ang isang malaking bato mula sa langit. Tumama sa paa sa Roma, nawasak ito. Ano po bang ibig sabihin niyan? Ano po ba yung bato? Yung bato na yan mga kapatid, ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo kapitulo 16-18. Et igu di kukiato is Petrus, et superham Petram inipikabo iglesia miam et portain pirinun, praibilabot ad besos iam. Ang batong ito ay ang iglesia na sa pamamagitan ng mga dugo ng mga martyrs, ang paganong Roma ay na-convert sa pagiging Kristiyano. Kaya, ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo hindi mawasak. Dahil, kahit pa ang gates of heaven o gates of hell, hindi makapagwasak nito mga kapatid. So, kung tandaan natin sa kasaysayan, di po ba? Sa kasaysayan, si Napoleon, akala niya ay magiging tapos na ang simbahang Katoliko. Bakit? Inaatake niya, nakapasok mismo sa Vatican mga kapatid. Parang Diyos na si Napoleon nang pinasok niya ang Vatican. Anong nangyari sa kasaysayan? Dinakip niya at ibinalanggo ang Santo Papa. Mga kapatid, di ba? Naalala niyo ba yan sa kasaysayan? At nagdeklara siya, wala na ang simbahang Katoliko. Ngunit kahit pa sa deklarasyon ni Napoleon, ang simbahan mga kapatid ay nanatili hanggang ngayon. Kaya, huwag sanang iwanan ang simbahan natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit pa na ang daming mga grupong lumilitaw ngayon, natatag lamang ng tao, huwag kayong aalis sa tunay na pananampalataya. Okay? So, try tayo na sandali, humina ang aking signal mga kapatid. No? Nag-zero ako ngayon. Try tayo na mag-link ng ating mga kasamahan sa punto por punto. Okay?
At kung sakali meron kayong mga katanungan tungkol sa pananampalataya, pwede kayong makapasok. No? Ang dami pala nag-message sa akin ngayon. Sorry, hindi ko nabasa itong mga pumasok, mga kapatid. So, sandali muna. Okay. Pasok muna tayo sa ating mga kasama sa punto por punto. Ay tanungan karon. Mahaba ngayon mga kapatid ang tanungan portion, no, ng punto por punto. So, para sa ating mga kapatid, lalo na ngayong Monday, may naka-schedule. Okay, nasa linya na ngayon. So, dito tanungan portion. Okay. So, sandali muna ang... Okay. Nasa linya sila si... Rajandu, sandali muna. Dahil nanghina ang linya ko. Okay. Link muna tayo nila. Po ba? Yun. Nawala yata si Brother Jando. Continue, bro. Okay, isang mapagpalang oras po sa lahat ng mga nakikinig ngayon o nanonood sa ating live Worldwide Catholic Doctrinal Exposition sa lahat po na nakapasok sa ating Zoom at sa live po natin sa Facebook at YouTube, saan man po kayong ngayon na naroroon na channel ng YouTube at saka sa Facebook page. Sa mapagpalang oras po sa inyong lahat mga kapatid, na po ay patuloy tayong na manalangin, sumubaybay, sumuporta sa ating programa. May God bless us all. Okay, thank you naman Brother Romel. Bigyan naman yung pagkakataon naman sa isa po nating kasamahan, si Brother Tata Rosal ng Old Summit City. Brother Tata, good evening. Uy, wala pala ako nag-co-host, Brother Tata. Yan. Okay, good evening din sa iyo Brother Jando at sa lahat natin magsamahan sa punto por punto. At saka yung mga kapatid natin nandiyan na sa Zoom, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon o tanghali sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Welcome po sa ating Worldwide Catholic Bibles on Doctrinal Exposition. Maraming salamat Brother Jando, balik back to you. Okay, thank you Brother Tata. Bigyan naman natin sa ating kasamahan sa Karunungan Katoliko TV, Brother Gabriel de Guzman. Thank you po Brother Jando. Yan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sa ating po, kapatid. Sa mapagpalang araw po sa inyo po, no? Sana po ay nakaready na po tayo na matuto na patungkol po sa aral po ng ating simbahan. Ano po? Yan. At patungkol naman po sa ano, na, remind ko lang po ulit yung mga kapatid, please mag-raise hand na po kayo para po maging maayos po yung flow ng program po. Maraming salamat po sa Diyos mga kapatid. Brother Jando. Okay, bigyan naman natin sa ating kasamahan from South Korea, Brother John Ray. Good evening, Brother Jando. At sa aking mga kasama sa Punto Pro Punto Team at sa ating mga kapatiran na nanonood ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa saan mong parte sa buong mundo. God bless us all po, mga kapatid. Brother Jando. Okay, bigyan naman natin sa ating kasamahan doon sa Pagadian City, Brother Kenneth Bustamante. Yan, magandang gabi mga kapatid at magandang gabi Brother Jando sa lahat ng mga kasamahan natin sa ating mga kaparian, Father Gilbert, Father Darwin, at Father Ricky. At maging sa mga Katoliko na nakapasok ngayon sa Zoom, maging sa mga nanonood sa ating official Facebook page at sa ating YouTube. Diba't ibang YouTube channel ng ating mga kapatid? Sa muli po ay hihiramin namin ang inyong mga atensyon, tainga at isipan para sa ating talakayan, Doctrinal Bible Exposition sa gabi ito. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you, Brother Kenneth. Bigyan naman natin kay Brother Wendell. Brother Wendell, good evening. Good evening, Brother Jando. Ang cute mo sa uniform mo ngayon, ha? So, sana all. At sa lahat nating mga kaparian, Father Gilbert, Brusa, Father Ricky Henty, Father Darwin, sa lahat nating mga kamadrihan na nagsubaybay
sa lahat, Katoliko at hindi Katoliko, welcome po. Okay, thank you Brother Wendell at sa ating mga kasamahan. Sa mga gusto magtanong, mag-raise hand na po kayo. At pagkatapos ng ating opening prayer, diretso na tayo sa tanungan portion. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Saint Michael the Archangel. Mali. Defend us in... Ba't naging Saint Michael yun? Teka ha? Okay. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, good evening mga kapuntos at diretso na po tayo sa tanungan portion. At ang naka-raise hand ngayon ay si Ate Marites Delphine. Ate Marites, good evening. Opo, good evening po sa inyong lahat. Itatanong ko po ay bakit po ba ang laging inuusig ng lahat maging sa iba't ibang sekta, ganun din po sa gobyerno. Bakit ang laging simbahang Katoliko ang inuusig po? Okay, gandang tanong. Brother Romel Palma, ito sumagot nun. Okay, isang malaking karangalan. Maisagot po ang napakagandang katanungan. At bakit nga ba na palagi na lang ang Katoliko at tinutulig? Yes po, Brother Jando? Hindi, naririnig po ba ako? Oh, malinaw, malinaw po, Brother Jando. Malinaw. Brother Romel. Okay, go ahead. Okay. Bro, go. Yes, sige go. Po, ano? Okay, ako lang yung mahina. Sige po, mapagpalang oras at maraming salamat po sa katanungan. So ito po yung nakikita kong rason kung bakit po ang ating simbahang Katoliko ay yung palaging tinutuligsa. Unang-una po ay kailangan muna nating basahin po yung sinasabi sa Mateo 16:18 kung atin pong babasahin ito. Mateo 16:18 sabi dito sa 16:18 ganito. Teka ha. Okay. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yan o, kahit nakapangyarihan ng kamatayan ay hindi talaga magtatagumpay laban sa kanya. The reason why there's so many people attack our church dahil upang patunayan na itong simbahan na ito ay tunay at genuine talaga nung natatag ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ayon po sa ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:11-12 ito po yung sinabi niya tungkol po sa tunay talaga na tagasunod o tunay talaga na nasa Diyos. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Yan, alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So, dapat tayong magalak, mapalad talaga yung mga taong inuusig, pinaparatangan, no? Maraming paratang sa simbahan, maraming pag-uusig sa simbahan, pero nanatili pa rin ang simbahan na nakatayo sapagkat ito ang patunay na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ang kaisa-isang no nakikita natin dito na nagpapatatag dito dahil siya mismo ang ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18 na binasa natin kanina, siya ang nagtatag
ng simbahan, no? Kasama yung Ama, ano, at ang Espiritu Santo. So pagtatatag nito, siyempre nagpapatibay ito sa atin. Ayun nga sabi niya sa Mateo 28:20, dapat talaga tayong sumunod dito sapagkat ang turo ng simbahan ay turo na nanggagaling sa mga apostoles, ang turo na nanggagaling sa mga apostoles, turo na nanggagaling sa ating Panginoong Kristo na siya mismo nagtatag ng ating simbahang ito, no? Magandang oras po at mapagpalang pakikinig sa inyo po kapatid at sa lahat po. Ito lang po yung ating may sasagot ngayon. Back to you po, Brother Jando. Okay, Ate Marites, okay na po ba yun? Opo. Salamat po sa magandang mga sagot po. Tanong ko lang din po para sa pamangkin ko dahil hindi po siya nakapasok ngayon. Siya yung na-convert na almost 10 years na naging born again. Marami po siyang mga booklet mula sa Born Again. Ano daw po ang dapat niyang gawin? Kung itapon daw po yon o itabi o ano daw ang maiibigay po ninyong payo? Ano na lang yon? Itapon na. Sige, Brother Wendell, ikaw sagot. Kung sakali mapadala yan sa amin, hihingiin namin dahil pwede natin magamit yan, Brother Jando, para as reference. Oh, as reference. Pwede rin. Opo. At mga CFD, lubos po siyang nagpapasalamat sa inyong lahat sa punto per punto. Dahil din po, namulat din po yung dati niyang talagang ayaw na ayaw po niya sa ating paniniwala. Unti-unti po nabuksan yung kaisipan niya dahil napakahusay po ng mga katanungan at napakahusay po ng mga kasagutan. Nagpapasalamat din po ako kasi dito rin po ako natuto at patuloy po akong mag-aaral. At sana po tumagal pa ng tumagal ang CFD po at ang punto per punto pala. Maraming salamat po. Magandang gabi. Wow. Thank you, Ate Marites. So, wala ka na follow-up, te? Wala na, bigay ko naman po sa iba. Okay, at dahil wala pang naka-raise hand, basahin ko muna itong isa sa mga comment ni Vincent Veralo na sabi dito, mga kapunto, magandang gabi. Meron akong gustong itanong, ano ba ang tamang gesture ng pagdarasal? Dahil tayo mga Katoliko, batay sa aking mga naobserbahan ay luluhod at tatayo ang mga kapatid nating nating Muslim, ha? At dating daan. 'Yun ang akin naobserbahan na sila ay nagkapagtira pa man. Please bigyan niyo ko ng linaw. Bisaya kasi 'to, Bisaya kaya tinatagalog ko. Please bigyan niyo po ako ng linaw, ha? Isa rin sa aking mga tanong ay bakit tayo gumagamit ng sign of the cross sa kanang kamay at hindi sa kaliwa? Kung sakali sa kaliwa gamitin, meron bang kamalian ng paggawa nito? Sino sasagot? Bigay natin kay Brad Wendell ang tanong. Bakit daw, Brad Wendell, na tayong Katoliko, ano ba daw ang tamang gesture? Kasi ang mga Muslim at ang dating daan, nagpapatira pa samantalang tayo lumuluhod at tumatayo. Minsan ang kalinawan tungkol dyan. Okay, Brindel? Tungkol sa pagluhod, ang pagluhod po ay isang una, merong pagluhod na patungkol sa pagsamba. At meron namang pagluhod na patungkol sa paggalang. Si Gawa Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 26, pakibasa, Bro Jando. Okay, Gawa 10, 25 hanggang 26. Sabi dito ganito, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring katulad mo. Oh, so may pagluhod na ang intention ay pagsamba, ngunit may pagluhod din na ang intention ay paggalang.
Genesis kapitulo 4 o Genesis kapitulo 41 bersikulo 43 Brajando. Okay, 41-43 ng Genesis ganito. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw. Lumuhod kayo. Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. So, merong pagluhod na paggalang at meron ding pagluhod na paghibi, paghingi ng habag ayon sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 14 hanggang 15 at meron ding pagluhod na paghingi ng tawad sa Gawa kapitulo 7 bersikulo 59 at sa konsilyo ng Nicaea, Second Council of Nicaea sa taong 787 Anno Domini, niliwanag ang pagluhod na adoration, pagluhod na veneration o latria, dolia, protodolia, and hyperdolia. So, sa deklarasyon ng Second Council of General, Second General Council of Nicaea sa taong 787 dahil tinalakay dito ang isyo sa iconoclasm. Iconoclasm, images destroyers. Kung tingnan natin ang Genesis kapitulo 18 versikulo 2, si Abraham lumuhod sa harap ng anghel, no? Si Josue, no? Sa Josue kapitulo 5 versikulo 14, nagpatira pa siya, lumuhod sa prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Sa Daniel din, kapitulo 2 bersikulo 46, si Haring Nabucodonosor lumuhod sa harap ni Daniel, ngunit hindi pagsamba, kundi yon ay paggalang. Now, yung sabi ng ating mga kapatid, lalo na sa balik Islam o sa mga Muslim, na ang tama umano, tulad sa ginawa nila dahil ayon sa kanila ay ang ating Panginoong Hesukristo lumuluhod. Pero yung ginawa nila, hindi yun pagluhod. Iba ang pagluhod, iba ang pagpatirapa, at iba ang tuwad. At tungkol naman sa sign of the cross, bakit po ba sa kanang kamay? Dahil mabasa natin mga kapatid, una, yung palatandaan noon pa man na inihayag ng Diyos na magiging palatandaan sa right hand at sa noo. Saan yan mabasa? Nasa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 7. Pakibasa, Brad Adjando. Okay, Deuteronomio 6 versikulo 7. Oh, sige. 7 ba, Dundel? Yes. Oh, sabi dito sa 7 is ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Sa kanang kamay bilang tanda at itali sa noo. Ngayon, tanong, sa Old Testament po ba, ano po ba yung palatandaan na para sa mga sumasampalataya, tunay na sumasampalataya ng Diyos? Mas mabuti siguro, Brajando, si Ramel Parba ang ating pabasahin kung meron bang mabasa sa Biblia na may cross na ilagay sa noo ng mga sumasampalataya. Ito po ang pahayag ni Parba batay sa version na kanya binasa. O ay salin at mayroon po ito. Yan, no? Sandali may... muna ha. Palakihin natin yung version na binasa ni Parba. Tungkol yon sa cross. Sandali. Brajando. Ito ang
palaging ginagamit ng ating mga kapatid na iglesia, gumagamit pala sila ng salin ng sa Biblia na mabasa yung cross. Okay. O ay salin at mayroon po ito, yan, oh, may deal of stat ni Baltasar at may re-imprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatangan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. See? So, malinaw ra dyan doon na may talata pala, litra for litra sa Biblia, mabasa, natataka ng cross ang noo. Rajan doon, balik muna sa inyo, baka may dagdag ang ating mga... Brother Jando? Okay, go ahead, bata. Okay, maraming salamat sa magandang tanong at sa pagkakataon. Kadalasan, sa lahat ng nating nakadiskusyon ng mga balik Islam, hindi lang dito sa Samis, pati yung nandun kami sa Lunita. Ang daming balik Islam sa Lunita nga yung sa Bisaya pa sa atin ay tigbakay. Diskusyon. Sabi nila na mali ang ating paraan sa pagdasal dahil to tayo ay lumuluhod. At sila po ang nakasunod sa paraan ng pagdasal ng ating Panginoon Jesus. Dahil po ang ating Panginoon Jesus ay nakatira pa, nakadapa yung flat into the ground. Yung, pero sabi ni Brother Wendell, Prostrate. Oh. So kung sabi ni Brother Rindel kanina, kung tingnan natin, lalo-lalo na panahon sa kanilang Ramadan, eh, babalita yon, hindi naman yun yung prostrate, eh. Parang tuwad naman yon. Pero baka, bakit palagi silang nagsabi na dapat ang paraan ng pagdasal ay yung dumadapa o nakatira pa, o prostrate, hindi pala nila nabasa yung sa Quran na mayroon ding lumuluhod. Yung Quran na Abul Qasim ni Al-Muntada Al-Islami. Ang hirap. Sa Surah chapter 45 verse 28, ating basahin sa Quran nila, and you will see every nation kneeling. So kneeling is lumuluhod. Every nation will be called to its record and told to thee, you will be recompensed for what you used to do. So mayroong lumuluhod. Maliban dyan, mayroon din tayong mabasa na bow. So sa surah, kung tingnan natin sa Biblia, maraming babasa natin na pati nang sa Philippians, sa all nations are kneeling before me. So lumuluhod. Dito sa Surah chapter 22 verse 26, ating basahin, there is a my house for those who perform and those who stand and those who bow and prostrate. So, malinaw na malinaw, may kneeling sa kanilang mabasa at sa may bow at sa prostrate. Alin bang totoo sa dalawang sitas sa Quran? Bakit palagi sila nagsasabi na mali yung lumuluhod, na mabasa man sa sarili nilang Quran, na pwede rin ang luhod? So, i-correct natin sila na baka nila, hindi nila nabasa ang kanilang Quran. Nagkakalam po ako ng ating mga kapatid na balik Islam, instead nga sila ay balik Islam, hindi naman marunong magbasa ng Quran, palagi nilang binabasa ang Biblia naman. Di ba? Biblia naman kaya palagi nilang binabasa. So yun lang ating masishare tungkol sa nagtanong. Maraming salamat. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you, Brother. At ito naman ito sa pamagtatanong, si Ma'am Agnes. Ma'am Agnes, good evening. Ma'am Agnes. Yeah. Hello. Hello? Oh? Meron na? Meron na? Oh, yan. Meron na. Naka-speaker kasi ako. Sorry. Good evening sa lahat. Tanong ko lang, brother, kasi kung tama ba yung ginawa ko.
nag-confess ako nung 3 weeks ago. Tapos kaya lang may nakalimutan akong ibang kasalanan. At pwede ba yung after kasi ng mass, after ng confession, may mass na, so nag-take na ako ng communion. Pero hindi pa ako nakapag-renounce kasi doon sa parish ni Father Fidel, since nasa covered court pa lang sila, wala silang adoration at tabernacle. So ang ginawa ko, pumunta uli ako sa ibang church, naghanap ako ng simbahan na open naman sa hindi vaccinated. Nagpunta ako ng Divine Mercy. After a week na yon, nakapag-renounce ako. Pwede ba yon? Brad Wendell? Dandali, Brad Jando, hindi ko nakinig dahil binasa ko itong mga message dito. Ang tanong ibigay niya mo na, is... Ibigay mo na kay Tata. Brad, ikaw sabay ko itong Brad Ta. Ang sabi niya yung tapos na naka-confessal pero hindi po siya naka-pag-renounce, yun ba? Oo. Dayon nagtanggap siya ng nag-receive siya ng blessed sacrament o Eucharist. So sa confessal ayun, okay na yun. Importante ang sacrament of reconciliation, confessal. Lalong-lalo na kung na-confessal mo ang involved kayo po ng occultism, di ba? Ngunit yung pag-renounce, yung pagtanggal ng bans ng occultism practice, okay na yun, nakakopisal, pinakaportan na yung opisal kahit na huli yung renouncement. Maliban dyan, sabi mo, reasonable din, walang tabernacle o adoration. O dapat sa adoration kayo harap at sa panahon po sa pag-renouncement. So, valid na yon. Ang pinaka-importante yung sacrament of reconciliation na imong undergo po kayo ng sacrament of reconciliation based po sa 1 Corinthians chapter 11, 26 hanggang 28. So, yon ang pwede na. Yung entitled na po kayo mag-receive ng Holy Eucharist. Kahit na nahuli yung renouncement. Isa pa, brother. Natataka ako after ng confession, din nag-confess na ako. Bakit iba yung pakiramdam ko na parang matamlay ako na sabi ko, para sa akin, ano naman yung pag-confess ko dahil mas ano pa nga eh. Kung ikumpara mo doon sa mga unang confession ko, mas totoo pa nga yung confession ko na yun eh. Kasi may alam na ako na mali pala talaga yun. So pinagsisisihan ko talaga. Pero after nun, bakit? Sabi ko, bakit ganito pakiramdam? Parang mas kinumpara ko yung pakiramdam ko noong hindi pa ako nag-confess. Mas magaan pa yung pakiramdam ko kasi noong after ko ako nag-confess na parang di ko maintindihan, demonic attack ba 'yon o tinest ba ako ni Taneng, kasi parang tumamlay pa nga ako eh, nagliban ako ng ibang prayers ko, parang nawalan ako ng gana konti doon magdasal. Yung thrice a day ko na rosary at Divine Mercy, minsan dalawa na lang. Minsan tinatamad ako mag-rosary o mag-lasal. Ay ko, ba't ganito? Kasi in-expect ko eh, pag-renounce na ako, na mawala na yung mortal sins ko, lalo yung dinadala kong matagal na at na-confess ko na, mas masigasig dapat ako, di ba? Pero bakit ganun yung pakiramdam ko? After nung mag-confess, nagtataka ako. Parang matamlay ako na di ko maintindihan. Okay, yun.
Maraming salamat sa follow-up na tanong sa base po sa pakiramdam mo o reaction sa tapos. Kumpara mo yung dati na parang ang pag-kumpisa mo ay hindi yon may tuturing na perfect contrition. Then sa gayon, para ituturing natin perfect contrition, kaya nagsisisi kayo ng kasalanan dahil mahal mo ang Diyos, yon ang perfect contrition. At iwanan mo yung mga bandits ng evil spirit o yung occultism practice. Ang hindi. Ano po? Ang ano kasi, brother, hindi eh. Kasi nung hindi pa nag-confess ako, siguro na alam ko na itong punto per punto, pinapanood ko na kayo araw-araw. So alam ko na yung mga mali ko, yung kulangan ko. Kaya noong mga time na yon, since hindi pa open yung simbahan dito, direkta ako nung umpisal sa Panginoon. At talaga, as in, iyak talaga. Dahil alam ko kasalanan talaga. Mali pala yun. Eh di, sincere ako nang hingi ng tawad. Do hindi sa pare, true sa pare. Kasi nga, walang confession. Kaya gumagaan yung pakiramdam ko. Pero kulang pa rin dahil alam ko, hindi ako nag-confess sa pare. Kasi mortal sins yun. So, kinumpara ko lang yun yung hindi pa ako nakapag-confess at nakapag-confess ako. Totoo yung confession ko eh. Totoo okay. Talaga yun dahil okay. Iyak ba naman ako sa pari? Kakahiya-hiya talaga. Okay. Hiya ako. Umiiyak pa ako. Sobrang sisi ko talaga. So, bakit ganun, Lord? Bakit sabi ko, akala ko pag nakapag-confess na ako ng totoo, gagaan na yung... Gagaan yung karamdam ko. Okay, Brother Wendell. Oh, okay. Ano yung demon attack? Salamat. Salamat kapatid, no? Naalala ko kasi yung nag-aral pa kami ni Dr. Diching sa seminaryo sa theology. Sabi ng professor namin na mas mabuti para sa kanya na magmisa kahit ilang schedule na misa kaysa magpakumpisal dahil grabe talaga ang reaksyon, ang hina ng kaniyang katawan matapos makapangkumpisan. Yun po ang attack sa mga ministro. No? Dahil sa panahon ng kumpisan, abay, pinutol ang connection at pagpili mo kay Satanas. No? Pinutol. At kung tandaan natin ang pahayag nila ni Saint Jean Marie Vianney, ang pinaka-peligro kasi kapatid, kung hindi tayo inaatake ng demonyo. Bakit? Dahil kung hindi tayo inaatake ng demonyo, yun po umano ang palatandaan na nasa kamay tayo ng demonyo. Yun ang pinaka-peligro. Kaya kung sakali, sakali tinatamad ka sa panalangin. Yun, diyan ka tinira ng demonyo na walang gana ng panalangin. Ibig sabihin, merong gustong iparating ang Diyos sa iyo. Dapat paglabanan mo yan. No? Santiago 4:7. Fight the devil and he will flee from you. Anong ibig sabihin na ipaglaban mo yang temptation na yan? Kung tinatamad ka, dapat dublihin mo dahil merong gustong ipaabot ang Diyos na may virtue na ma-develop sa inyo. Ano po ba ang kontra ng katamaran na virtue? Ano po ba? Meron siyang gustong ipaabot, no? Gusto niyang ipaabot na i-develop yung virtue. Dahil pag nangungumpisal na tayo kapatid, naputol na ang gapos ng Satanas sa ating buhay, bumalik na sa atin ang sanctifying grace. At tandaan natin na ang definition ng sanctified perfection
Sanctified perfection ay excellent of grace, excellent of grace and adorn of the soul of virtues. Kaya hindi matapos sa kumpisal ang digmaan natin. Mas dublihin pa ni Satanas upang tayo'y muling nasa kamay niya. Kaya more prayer, more power. Less prayer, less power. Yun lang po. Salamat, brother. Salamat. Pero okay na ako. Mas okay na ako ngayon. Salamat. Okay, thank you, Ate Agnes. At lipat naman po ulit tayo sa isa pa na magtatanong, si Tonyo. Tonyo? Good evening, Brother Tonyo. Magandang gabi, brother, mga kapuntos. Hello, hello. Go ahead, bro, go ahead. Yes. Di ba ang paniniwala natin, ano, for first 1,000 years, there is only one church, Catholic Church. Ano, at 15th century, nung magkaroon ng pagtalikod, no, lumabas yung iba sa pananampalataya. Ngayon, ang ano bang pananaw natin sa kanila? May ituturing pa rin ba natin sila na Kristiyano ng mga lumipat ng sekta? Kasi di ba, nasa labas na sila sa sakawan ng Panginoon Jesucristo, o matatawag na silang kulto. Kristiyano pa rin ba o kulto ng may ituturing sa kanila? Yun lang, brother. Brother Kenneth Bustamante. Yes, salamat po sa iyong katanungan, kapatid. Totoo yun, no? 2,000 years ago, nandito na ang simbahang Katoliko na tatag ng ating Panginoon. Ngunit may mga kapatid naman tayo na tinatawag nating napunta sa ibang pananampalataya dahil din sa effort ng mga hindi Katoliko na patuloy na nagtutulig sa ating simbahan, at ang ating mga Katoliko na mga kapatid ay medyo kulang pa sa kalaman. Pero hindi natin magpagkaila na ito ay nasabi na noon ni San Juan na meron tayong mga kapatiran na talagang hindi kasamahan natin. At yan ay nakasulat sa Unang Juan Kapitulo 2, Versikulo 19. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan. Ang sabi dito sa 18-19, mga anak, ito tayo sa isang version ito. Mga anak, malapit na ang mga huling araw. At tulad ng narinig nyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin, sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Opo, no? So yun yung naging mensahe, paalala ng apostol na si San Juan. Pero maituturing ba natin sila na mga Kristiyano? Kung tingnan po natin, napakahigpit po, no? Napakahigpit po ang terminolohiya na Kristiyano o Christian. Dahil ito ay dapat naniniwala sa divinity of Christ na si ang ating Panginoon na pangalawang persona ng Santissima Trinidad ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dapat maniniwala sila para maituturing sila na Kristiyano. Kami dito sa Deses Pagadian noong nakaraang linggo ay binuksan na po namin dito sa diocese ang synod, no, kung saan ay meron pong tinatawag na pagbukas sa ating mga kapatid na hindi mga Katoliko, para meron po tayong dialogo para sa kanila. At iilan lang po yung iniimbitahan, yun talagang naniniwala unang-una sa Trinitarian formula ng ating binyag. At pangalawa, naniniwala sa divinity of Christ. At kung ang tinutukoy mong samahan ay hindi naniniwala sa divinity of Christ, hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, yun yung sinasabi ni San Juan na posibleng anti-Kristo yan. Hindi naniniwala sa pangalawang persona ng Santissima Trinidad. At yung mga kulto naman, yun yung mga meron ng iba na talaga ang kanilang pananampalataya. Hindi lang tinatawag natin na pumunta
kundi nagtatagpa ng ibang sekta na salungat sa ating pananampalataya, no? So kung marami na, alam natin, marami na, 44,000 based in the history. Pero sa atin namang simbahan, matapos po ang Second Vatican Council sa Lumen Gentium number 14 na patuloy na sinasabi natin dito sa punto por punto na bukas po tayo, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na hindi alam na merong tunay na simbahan at hindi alam na merong Kristo, hindi alam na mayroong tunang inadoktrina, ngunit napunta doon, napaka-inosinti nila, posible pa po silang maligtas. No? Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Juan 10:16 na mayroong mga hindi, no, hindi kasama sa kanyang mga tauhan. Pagkibasa, Brother Jando. At, ayan. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ayan, no? Hindi sila kasamahan pero hindi lang doon may tuldok, kundi ang sinabi natin Panginoon, dalhin sila. At dapat madala natin sila sa ating pananampalataya na ito ang tunay. Pero kung ayaw talaga nila at magtatag ng sikta, sabi ni San Pablo sa Christian Community Bible sa Tito 3:9-10, pag tatlong beses mo na silang pinagsabihan, ayaw talaga makinig, eh lumayo ka na sa kanila. At dapat mag-aral din sila ng kasaysayan at maging bukas din sila. Sinabi, babasahin ko lang itong quotation ni John Henry Cardinal Newman. Sabi niya, "So deep in history, is to cease to be Protestant." Na kung babasahin pala natin yung kasaysayan, pagbukas lang tayo sa pagbasa ng kasaysayan ay hindi na tayo mapunta pa sa mga Protestanting simbahan. Pero yung Katoliko na hindi babasa ng kasaysayan, posible din na pupunta sa mga simbahang yaon na tatag lamang ng tao. Salamat po sa iyong katanungan, kapatid. God bless po. Brother Jando? Brother Jando? Yes, Brother Tata. Okay, maraming salamat pagkakataon. Malinaw naman yung sagot ni Brother Kenneth. Kung tingnan natin, mahirap yung umamin o angkin tayo bilang Christian. Kung ang sabi ni Brother Kenneth kanina, deny natin divinity of Jesus and hindi natin po tayo Christian. Kung tingnan natin ang isang dictionary, the New Webster's Dictionary of the English Language International Edition, of page 175, yun, ganito po ang ating mabasa sa definition. Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges his divinity. So, ibig sabihin, hindi pwede nga ang ilan. Limbawa, yung Islam, hindi pwede tawagin Christian dahil dinay nila ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesus. Ang mga kapatid na itong nating mga bislang po tayo sa definition sa dictionary, yung mga iglesia ni Kristo, eh hindi po matituring nating Christian dahil po dininay nila ang divinity of Jesus. Diba? Mahirap talaga kung magpunta tayo sa Saudi, pag makita ng mga Arabo, yung mga Islam na Marabo, kaya hindi naman lahat ng Marabo ay Islam. Ang dami namang millions na bispo sa survey way back 2008 pa, meron ng 1.1 yung mga Kristiyanong mga Arabo na, hindi ibig sabihin na ang lahat ng Arabo ay Islam. Ang dami ng mga Arabo na naging Kristiyan. So, kung tingnan natin, nandun ka sa Saudi Arabia, pag makita kayo ng mga Arabo na nagdadala po kayo ng Biblia, para sa kanila Kristiyano po kayo, kaya nagdala kayo ng Biblia. Ibig ba sabihin yung ang ating Panginoon ay tinukso ni Satanas, mangyo Mateo 4:7-10, si Satanas ay naggamit din ng kasulatan, banal na kasulatan. Ang tanong, kay si Satanas ay nagamit man ng banal kasulatan, Kristiyano na po yung Satanas. At kinounter ng ating Panginoon Jesus, ginamit ang banal na kasulatan. Di ba? Sa panong yaon, hindi pa yung Bible, pero yung binasa ni ginamit ni Satanas yung nandyan sa part yun sa Biblia. Kung tingnan natin ang Mateo 7:21-23,
Baka iba sa Brother Jando. Ayan lang ating Ano yan, bata? Ano yan, Mateo? Mateo City 21 hanggang 23. Sabi sa City 21 hanggang 23, ganito. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon. Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng baguho ko, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo magumagawa ng kasamaan. So malinaw, malinaw, kung tingnan natin, ang gawa sa natawrang mga tao is parang Christian. Katulad ng ginagawa ng mga apostol, nag-aaral sa Panginoong Hesus, nagpapalayas ng mga demonyo, naggagawa ng mga milagro sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nagpagaling ng may sakit. Bakit hindi kilala ng ating Panginoong Hesus yung mga naturang yaon, taong yaon, di ba? Kung ating patuloy nating basahin sa 24 hanggang 27, hindi na lang natin basahin. Kung basahin natin, Brother John, doon na tinapos ng ating Panginoong Hesus ng isang parabol. Diba? Yung nagtatayo na ang atin na lang, ako na lang magbasa, Brother Jando. Ang nakikinig ano? Sa sumusunod, pakibasa na lang, Brother Jando. Ano yung bataang? Ang karugtong na 24 hanggang 26. Kaya't ang bawat kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Okay, maraming salamat sa pagbasa, Brother Jando. Bakit po tinapos ng parabol, naging nagbanggit ng ating Panginoon na nagtayo ng isang bahay ng doon sa bato at ang imangmang ay nagtayo ng bahay nandyan sa buhangin, di ba? So, ano po ba ang foundation ng simbahan na tinatag nating Panginoon Jesus? Ay nandiyan, itinatag niya nandiyan sa bato. Ikaw, Pedro, bato, ay tatayo ko ang aking iglesia. Ano po ba ang bahay? Unang Timoteo 3:15, ang iglesia, yung bahay ng Diyos, sa buhay, buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. So ibig sabihin, yung nangangaral, kahit pa nagpalayas ng demonyo, nangaral pa ng ating Panginoong Hesus, pero hindi nandyan na sa siktang natataglang ng tao, pagdating ng katapusan, yung final judgments, yung sabi ni San Juan 15:16 na sabi ng ating Panginoong Hesus, nakikilala ako ng aking mga tupa, ang atang mga aking mga tupa ay nakakilala sa akin. Ang iba't ibang sikta, ano pa ba ang, kung tanungin sila, kilala kayo ng Diyos? Kilala po kayo ni Kristo? Kilala? Ano po ba ang mukha ng Kristo ang kinikilala niyo? Hindi sila, di ba? Wala naman silang imahe ng ating Panginoon Jesus. Yun, mga kapatid, na kailan po ba tayong mga Katoliko maging Christian? Yun sa baptism. Yun ang dahilan na ang isang sanggol, pag tapos na isilang, iparehistro para po siya naging Filipino citizen. Di ba? Para maging Filipino citizen, e paristo, hindi siya maging alien. Sa ating mga Katoliko, pag isilang isang bata, abinyagan para po naging Christian citizen. So ibig sabihin, maging Kristiyanos tayo kung undergo tayo sa tunay na binyag. Ang tunay na binyag, kung tingnan natin, nandyan lang sa tatag ng simbahang Katoliko para po tayo naging Kristiyanos. Ngunit sa diwa po ng ecumenism, ang dami nang gikonsidera pag gagamit lang ng Trinitarian formula, so gikonsidered na rin yun sa simbahan. Yun lang ang ating masagot. Maraming salamat sa pagkakataon, Brother Jando, sa nandatorang tanong. Magandang salamat. Maraming salamat. Okay, thank you, Brother Tonyo. Okay na po ba yun, Brother Tonyo? Okay na po. Maraming salamat, mga kapuntas.
Okay, thank you. So, lipat na naman po tayo sa pang magtatanong, si Jay. Jay? Good evening, Jay. Hello, Bro Jando. Hello. Ito pang video ka. Bro Jando, may itatanong lang ako tungkol dun kila Brad Wendell at saka yung sa may deliverance and exorcism. Palagay ko kilala po ito ni Bro Wendell. May nakita kasi ako sa YouTube si isa po siyang exorcist, si Brother o si Father Michelle Rodriguez ng Quebec, Canada. Tapos nabanggit niya po yung tungkol sa mga UFO ba? Kasi parang may sumusunod daw ata sa kanya dati kahit sa ngayon. Tapos isang beses po krinusan niya po, tapos biglang nawala. So parang ang sabi niya kasi na parang mga fallen angel daw yon para ipapakita sa mga tao na yung Diyos ay hindi nag-exist. So ano po bang masasabi dun sa mga exorcism at deliverance tungkol po sa mga ganyan? Wow, Brad, maliwanag sa lugar mo. Saan yan? Dito ako sa Canada. Canada. So, umaga sa Canada. Ten o'clock? Okay, yan. Sa mga nagdududa, no? Flat Earth Theory. Ayan, no? Sa kabila, maliwanag. Okay. Brad Wendell, ikaw tinatanong, Brad Wendell. Pakitagot. Okay, si Father Michelle Rodriguez, isa siyang deliverance minister. Wala po. Parang, di ko alam kung meron na ba siyang faculty to perform solemn exorcism. Pero nagsagawa siya ng mga deliverance. At siya ay kinikilala na napakabanal na pari, no? Dahil makita niya kahit si San Miguel Arcangel, ang Panginoong Heso Kristo, kahit ang mga Satanas na pumupusis, nakita niya. Oh, kilala ko si Father Michelle Rodriguez. Rodriguez, no? At yes, yun po ay deception. Dahil ang mundo lang natin ay may mga tao. Pero pag sinabing mga alien, may alien sa ibang planeta. Upang mag-establish sila, yun po yung mga fallen angels. Upang mag-establish sila ng doubt. Ibig sabihin, parang hindi totoo ang Biblia. Parang hindi totoo ang Diyos. Dahil merong ibang mundo, merong ibang mga tao. Yun. Ordinary and extraordinary demonic attack. Sa ordinary demonic attack, doubt. Daming nadali sa doubt, no? Kaya, yon ang mga demonyo pwedeng mag-establish ng ganyan upang titirahin tayo, upang magduda tayo parang hindi na totoo ang Biblia na ginawa ang Diyos, ginawa sa Diyos ang mundo, inilagay ang tao, pero meron palang ibang mga tao. Pero malinaw na yun pong mga alien na yan ay mga fallen angel dahil sila'y territorial in nature. Baka lagi nanonood ng ancient alien, bro. Awan ko pa lang, bro, kasi siyempre, sa totoo lang po, matagal na po akong nakikinig sa inyo. Wala pa pong live YouTube video si Bro Wendell. At saka kahit yung sa inyo dati, blackboard pa lang ginagamit ni Father Darwin. Nakasunod na po ako sa inyo. Hindi lang ako minsan nagtatanong dahil marami na po akong medyo kuntik. Alam po, hindi na ako makipag-debate. Pero sinusundan ko po sa inyo araw-araw po. Hindi lang ako, minsan lang ako nagtatanong pag may pumapasok sa isip ko. So, doon lang po ako nag-worried. Hindi naman, kumbaga nag-ano kay Father Michelle dahil sabi nga niya, yung height nga raw ni Archangel Michael is 15 feet. Sabi niya, sabi ko, wow. So, doon ko talaga nasabi na ayos talaga. Kaya mas lumalim pa ang pagiging Katoliko ko. Salamat po, Bro Wendell. Salamat po sa kasagutan. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Ingat din, kapatid. Brother, salamat. Brother Jando. Yes, brother. Pakibasa na lang yung 2 Corinthians chapter 11, 13, 15 na ang Satanas magpakaanghel na sa liwanag. Ikalawang Korinto? Opo. Korinto 14 na lang hanggang 15. Yung okay. Si Satanas magpakaanghel ng liwanag. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran.
ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga loob. Okay, malinaw na si Satanas, hindi yun ang ginako po ay Satanas. Sino po bang matukso niya pang dumaangkin siya, siya po ay Satanas. So magpakaanghel siya ng liwanag. So ibig sabihin, pag makikita kayo ng, lalong-lalo ng mayroon tayong ekspresyon, hulog po kayo ng langit. Delikado yun, Brother Jando. Fallen angel pala kayo. Magsabi kayo, hulog pala kayo ng langit. Fallen angel. So hindi na tayo, siguro hindi na tayo mag-ekspresyon ng hulog ng langit. Kay fallen angel yun. So maraming salamat, Brother Jando. Okay, thank you, Brother. Ito naman tayo kay Undo Sinanggote. Undo Sinanggote. Good evening. Good evening, Bro Jando. At sa lahat ng mga kasamahan mo dito, doon na si Brad Windel, Brad Tata, Brad Junri, at saka Brad Kinit. At sa lahat na nanonood. Brad Jando, meron akong katanungan. Ang mga pastor, nag-aaral sila ng teolohiya. Tapos, ang mga pari natin at saka ibang mga laiko nag-aaral din ng teolohiya. Bakit iba-iba ang pag-interpret sa Bible at pagpaliwanag? Ano bang kaibahan sa teolohiya sa Protestante at saka Katoliko? Bakit iba-iba ang paliwanag? Okay, bigyan din sumagot si Brother Junre. Brother Junre! Ang pinakaiba kapatid, no, dahil ang karunungan Katoliko galing sa Diyos, ang teolohiya ng mga Protestante galing sa Katoliko, kasi yung Biblia galing sa atin yan, no. Tas ang masakla pa, binabasa nila, sinasamahan nila ng kanilang sariling unawa. So ganito yan, saan ba ibinigay ang karunungan na ng Diyos? Pakibasa ko diyan do sa Ephesians 3:10. Epeso 3G, sabi sa Epeso 3G, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So malinaw kapatid no, na yung karunungan ng Diyos maihahayag sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iglesia. No, kaya nga nagtalaga ang ating Panginoong Hesukristo ng mga apostoles, no, yung kanyang inutusan na turuan ang lahat ng tao. At yan ay mababasa natin sa Mateo 28:20. Diyan na pakibasa. Okay, Mateo 28:20, sabi naman. No, no. 18:20. Mateo 28:20. Okay, 18:20. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, no, naroon akong... Mateo 28:18-20. Okay. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Yan ang sa simbahan lamang kapatid na iniutos ng Panginoong Jesucristo, yung pagtuturo sa lahat ng tao. At wala na akong iba. Yung mga pastor ngayon, ano lang yan, na nakabili ng Biblia. Kasi ang simbahan nakagawa ng Biblia. Ngayon ang mga pastor naman nakabili ng Biblia, nakabasa ng Biblia, tapos nag-iini-interpret nila. Pero mayroong si San Pedro, mayroon siyang babala. No, sa ikalawang Pedro 3:16 pa rin daw pakibasa. Ikalawang Pedro 3:16. Ito. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi ang kanyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Yan, tawag na ni San Pedro sa kanila mga mangmang,
no, na nagbibigay ng maling kahulugan doon sa kanilang mga isinulat, yung Biblia, no, na ginawa ngayon ng simbahan. Eh, kanino ba dapat, sino ba dapat ang magpaliwanag ng libro ng may akda? Di ba dapat ang may akda? Yung may akda niyang simbahan. O, sumalino kapatid na yung kanila talaga, ano lang, maling unawa at gaya-gaya, samantalang sa Katoliko ay galing mismo sa karunungan ng Diyos. No? At tinabasa kanina, Ephesians 3, ang karunungan ng Diyos ay magkapahayag sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng Iglesia. So, in summary kapatid, ang sa atin, sa Diyos galing, sa kanila, gaya-gaya at sa maling unawa. Yun lamang, Brother Jando. Salamat. Okay, Brother Ondo, may follow-up ka ba? Pwede pa isa, Brother Jando. Okay, go ahead. Yung ano, Brother Jando, sa Lucas 16, versikulo 31 hanggang 46, ano ba yun? Sa hinaharap o ngayon? Okay, basahin natin. 16:31 hanggang? 16:19 hanggang 31. Ah. Yung kang, ano kang Lazaro. Lazaro. At kang, oo. Asa Lazaro. Yung kay Lazaro, ano yun? Parang ano, kwento yun ni Kristo na naglalarawan, nagsasalarawan ng mga magaganap sa buhay ng tao. Na pagkatapos ng kanyang kamatayan, eh merong ibang mundo kung saan patuloy siyang iiral na hindi sa lupang ito. Yun. Yung kapatid na ano, na Ondo, may follow-up ka? Okay na yun? Okay lang. Oh. Okay. Thank you. Yan. So, lipat. Not. So, lipat naman po tayo sa isa pa naman na magtatanong, si Galaxy J7 Core. Galaxy J7 Core, good evening. Good evening din, Bale. Yes? Bale, may napailiwanag na ko sa inyo ba kung totoo bang sinasabi ng ibang sikta na wala raw reliyon na makaluwas sa atin. Totoo ba yun? Oh, wala ba daw really? Ang tanong niya yung ano, yung sinasabi daw ng ibang sekta na wala ba daw relihiyon na makaluwas? Totoo ba daw na walang relihiyon na nakakapagligtas? Brother Kenneth Bustamante. Ayan po, salamat po sa iyong katanungan kapatid, no? Kung wala bang relihiyong makakaligtas. Unang-una, ang etimolohiya ng salitang relihiyon, kung mabalikan po natin, ay religare. So dapat, ano itong religare? Meron ta sa salitang Tagalog, merong pakipagrelasyon at paniniwala na may Diyos. At meron, kapag meron ka ng relasyon sa Diyos, so meron ka ng relihiyon. Yung ibang sikta, sasabihin nila na walang relihiyon na makakaligtas. Partially totoo yon. Bakit? Para sa kanila. Sabagat ang kanilang relihiyon, ang kanilang paniniwala ay salungat sa ano man ang turo ng ating relihiyon. Sa gaya ng nagtanong kanina, no? Bakit iba't iba yung teolohiya? Bakit iba-iba? Unang-una, dahil iba yung sinabi ni Brother ano kanina, Jandre, iba yung interpretasyon nila sa mga nakasulat diyan sa Biblia. Pero sa atin, tingnan natin ang salitang relihiyon ay makakaligtas talaga ang relihiyon sapagkat ito ay pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, no? Kaya nga hinahanap ko dito yung dito sa Bibliang Protestante, wala naman tayong mababasa na walang relihiyon na makakaligtas. At kung babalikan pa natin yung sulat ni sa Sirach chapter 41 verse 8, kung babasahin natin, kung meron kang Biblia dyan, kasi sa Deuterocanonical books pa ito, sa Bisaya, nakasulat dyan, dugmok kon ang walang relihiyon. No? So, merong tinatawag na parusa yung walang relihiyon. So, napaka-importante po na meron tayong relihiyon. At dapat, dito tayo sa relihiyon o tunay na relihiyon,
na itinatag talaga ng ating Panginoon at hindi tatag lamang ng tao. Sapagkat hindi nanirahan ang Diyos sa mga relihiyon o pananampalataya na tatag lamang ng tao. Sapagkat ang tao ay walang karapatang magtatag ng kanyang sariling simbahan at ginawang corporation o negosyo at ginawang relihiyon. Yan ay mabasa natin sa Awit 127 verse 1. Okay, basahin natin sa Awit 127 verse 1. Ganito. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Yan po. No, dapat ang Panginoon lang talaga ang nagtatag ng naturang pananampalataya o naturang simbahan. Hindi, Brother Janto, meron ka bang contemporary English version na Bible? Yes, meron, Brad Kenneth. Pakibasa sa Unang Timoteo chapter 4 verse 8 hanggang sa 9. Timoteo 4:8 hanggang 9. Ito sabi dito. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Oy. Meron pala. Ayan, meron. Oh, these words are worthwhile and should not be forgotten. Ang saan yun, Brad Kenneth? Okay na yun, Brad Janto. Oh, okay na yun. Okay na yun. So, wala silang mabasa sa Biblia na ang relihiyon ay hindi makakaligtas. Ang mabasa po natin, religion helps you in every way. It promises life now and forever. At ang tinutukoy ng relihiyong ito ay ang relihiyon at ang simbahan, pananampalataya, na kung saan kabilang si San Pablo ay walang iba ang simbahang Katoliko. Partially totoo na walang relihiyong makaligtas para sa kanila sabagat ang kanilang relihiyon ay tatag lamang ng tao. Salamat po, kapatid. Yeah, kapag sinabi na walang relihiyong makakapagligtas, tanongin nyo, yung relihiyon ba niyo makakapagligtas ba yan? Ay, hindi. Ay, di na ako pupunta dyan. Saka ba dyan dyan to? Yes, ba dyan, Ray? Yes. Dagdagan ko lang ng punti. Kung talagang walang relihiyon, bakit ang mga apostol, nangaral na may relihiyon, no? San Pablo sa Unang Timoteo 3:16, Father dyan to? Okay, Unang Timoteo 3:16, Sabi niya dito, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Makalino niya kapatid na. So, mayroon talagang relihiyon. Ang sa kanila lang talaga, siguro, hindi nila maunawaan kung ano ang kahulugan ng salitang relihiyon. No? In other words, it is a relationship, no? A relationship between God and man. Yan po ang ibig sabihin ng relihiyon. Kung wala silang relihiyon, meaning to say, wala silang relasyon sa Diyos. Yan lamang kapatid, salamat. Okay, brother. Okay. Yes, brother. Okay, mayroon na pin din tayong disi-share. Malayo naman yung sagot sa ating mga kapatid, Brother Kenneth, Brother John Dre. Pero ano po ba ang advantage at disadvantage sa taong walang reliyon at sa taong mayroong reliyon? Kung basahin natin Sirat 1:28, ako na lang magbasa sa ito, this English version, Good News Bible. Be faithful in the practice of your religion. Sa to pa sa Bisaya pa pagmatinon anon sa pagbansay sa imong relihiyon, be faithful in the practice of your religion. When you worship the Lord, do it with all your heart. So ibig sabihin ang taong merong reliyon ay magsamba ng Diyos. Ano po ba ang mangyari sa taong walang reliyon? Ginamit kanina Brother Kenneth, ating basahin ang Sira 41:8. You are dumb. So parusahan pala, you're a religious man who have abandoned the law. So ang walang taong walang reliyon ay paparusahan. Ang logic, Brother Jando, kung para sa kanila walang reliyon makaliligtas, wala. Ibig sabihin, okay lang ang tao di ang palang reliyon, maligtas pa rin. Diba? Kung walang reliyon makaligtas, isa lang sa Silo Baptist, yung nakadiscuss natin dito sa doon sa barangay mo, Brother Janil, yung sa Pulot.
na ang kala pastor, sabi niya, magandang yung makalin lang brother niyan daw dahil po marunong mag-ngaral yung head pastor nila. Mayroon pa siyang mga ano yung mga paraphernalia, mga illustration. Ngunit, sabi niya, walang reliyon makaliligtas. Sabi ko, ibig sabihin, pastor, ang lahat ng mga reliyon ngayon useless. Siya useless, brother. Kaya pagdating ng paghukom, hindi man kayo tanungin ng maghukom kung ano po ang reliyon mo. Diba? Oh. Ano, yung Silo Baptist pastor, reliyon niya, ito hindi. Sa reliyon naman ito. So ibig sabihin, yung reliyon, ibig Silo Baptist, hindi yan makaliligtas. Hindi. Ah, hindi na lang ako sasali. Sa po na. Diba? Kaya tinanong na, ano po ba ang ibig sabihin po ng religion sa yung mga, yung sabi niya sa Bisaya, yung pundok. Pundok, yung kuhan. Yung sabi niya, yung pundok. Kung may konti laman ng aking grado, pastor, pero hindi po ko nakabasa ng dictionary na ang meaning ng religion, yung pundok. Yung ano po mas Tagalog, yung pundok, brother Jando? Grupo. O, grupo. Oh. Ang sa kang kabunsi, faith or belief. So, oh, yun. Pag mayroon kayong grupo, mayroon kayong faith and belief. So, yun pala. Pagtuo o faith, pananampalataya. Sabi mo kanina na niligtas kayo through the faith. Through faith, di ba? Pananampalataya. Ang pananampalataya pala ay religion. Wala na siya. So, yun lang mga kapatid. Kahit wala natin sitas, gamitan lang natin ng logika, wala ng Biblihay, wagsak na yung aral nilang walang reliyon makaliligtas. Bakit nangaral pa sila? Bakit nagpasakop pa sila ng isang dominasyon o grupo ng reliyon pag hindi man tayo makaliligtas? Yun lang, Brother Jando. Maraming salamat. So, para lang yan, ano, galing yan sa Greek word na thriskeia, na sa gaya sinabi ni Brother Kenneth, religare sa Chinese, religio sa Latin, re means again, ligio means to tie or to bind. Kasi yung tao na puto lang relasyon ng tao sa Diyos nung siya nagkasala si Adan at si Eva. And the best thing to bind again is to triskia, to bind again. Yan ang meaning ng triskia na sa English religion is to bind again. Kaya kung gusto nyo mabind again sa Panginoon, matapos na yung maputol, kailangan nyo ng reliyon. So makapagligtas talaga reliyon. Ano? Maliban na lang kung ang reliyon na ano nyo, na napasukan nyo, eh mali. Talagang wala pa rin kwenta. Sabi niya, hindi raw tatanungin sa langit kung anong reliyon ka. Ano hindi tatanungin? Tinangan natin sa Epeso 5.23. Sabi sa Epeso 5.23 ganito. Ha? Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Siyempre, ang tagapagligtas si Kristo. At ang ililigtas ni Kristo yung kanyang iglesia. Pagdating mo sa langit, di kaya tatanong, membro ka ba ng iglesia ko? Oh. Eh, pag sinabi mo, opo, membro ako, anong reliyon mo? Baptist. Eh, John Smith ang founder niyan, hindi naman ako. Oh, di lagot. Ano sino nagsabi na hindi tatanong? Tatanong yan! Nasa Epeso 5.23, so, si Kristo ang tagapagligtas. Wala naman sinabi na ililigtas niya pati yung ano, hindi siya ang nagtayo. Yun. Kaya, kung ganun man, eh, Diyos na bahala umato nung nasa labas ng iglesia. Pero, kung sinasadya talaga, alam nyo naman palang tatag lang yan ng tao, may iba kasi matigas ang ulo, alam nila na yung kanilang iglesia, tatag lang ni Ellen G. White, nanatili pa rin. Tatag lang ni Ellen Soriano, nanatili pa rin kasi naging fanatic sila kasi magaling magsalita sa Soriano. Ay, bahala kayo. Oh, sabi nga ni Soriano, maglangoy kayo sa apoy, bahala kayo. Yung sinabi ni Soriano. Okay, sige, bahala kayo. Okay, thank you, Brother Galaxy J7 Core. Meron ka bang follow-up question? Meron po. Okay, go ahead. Sabi po lang, Iglesia ni Cristo, yung atin daw, ano, namumuno ng mga kaparian daw ay, yung atin yung simbahan, iba-iba natin simbahan ay medyo dugyot to anong simbahan nila. Natin, nasa kanila daw, ano, sa Bisaya, nindot, mayo dog yung simbahan nila, isa sa tua. Anak, ko sila nga, kung saan, pagkadahan na yung nag,
pagkadaghan na yung kanang nagtotoo ba, di mas marami kami kasaksi. Pero sabi nila nga, mas number one daw sila sa tibok daw, Pilipinas, kaysa sa Katolik. Yun ang English na lalo. Sa Pilipinas lang. Okay. O sa Pilipinas lang, eh ang Katoliko matagal na universal yan, wala pa sila, hindi pa sila naitatayo. At isa pa, doon sa sinabi na kami lang, ano, maganda yung sa amin, naalala ko yung ano eh, asan talata ngayon Brad Kenneth, yung ano, yung Pariseo at ang nanginingin lang buwis? Ano talata ngayon, maganda, basahin natin yun eh. Yun ang ugaling narinig ko sa kanya eh. Ano yung talata yung Brad Kenneth, Brad John Ray? Yung tungkol sa ano, Brad Romel Walma? Sa Lucas yata yon bro. Lucas, parang 15-9 ata. Lucas 15-9? Tingnan nga natin, Lucas 15-9? Hindi. Yung ano yon, yung sinabi ng ano, ng Pariseo na, Lord, pasalamat ako Lord na hindi ako gaya nung maniningil na buwis na yan. Lagi ako nabibigay ng aking kapo. Na ano ako sa kapwa ko tao, hindi ako nagkukulang sa hindi gaya ng isang yan, magnanakaw yun. Ang maniningil naman ng buwis, tingnan mo ang dasal. Lord, patawad Lord, sapagkat ako'y makasalanan, ako'y Lucas, ng ano? So, 9 yata yun. 9, 14. 9, 14. Sa Lucas. Oo. 9-14 sa Lucas? Yes. 18-9 at hanggang 14. Chapter 18, 9-14. Eto. Kaya natin na, maganda to. Nasa ebanghelyo talaga ito, ano? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili. Yan ha? Doon sa mga taong self-righteous, matuwid ang tingin sa sarili. Bahala na kayo kung sino masasagasaan nito. Yan ha. Ito ay tumutukoy sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili. Kung ano mang reliyon yan, bahala na kayo mag-isip. Oh. At hinahamak naman ang iba. Oh. Ha? Matuwid sila sa paningin nila, sa sarili nila. Pero yung nangahamak naman ang ibang tao, sino kaya ito? Tuloy natin. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. Ito yung mga dasal na kakaiba. Oh Diyos! Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba yan na mga magnanakaw. Mandarayan, alala ko si Fire Up Igoy. Si Fire Up Igoy, ha? Mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ang buwis na ito. Ayan, tuloy. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil lang buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, ito yung dasal ng ano, ng maniningil lang buwis, ano? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito yung gusto ng Panginoon. Yung tanggap niyang makasalanan siya at syempre magbabago siya. Hindi yung nangahamak ng iba. Tuloy. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Sino? Yung Pariseo na mayabang ang dating o yung maniningil ng buwis na mapagkumbaba sobra? Oh. At hindi ang Pariseo, yung pala maniningil ng buwis pala ang ano, ang naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi yung masyadong matuwid ang tingin sa sarili. Sapagkat ang sino mang nagmamataas, yan ha, mga nagmamataas ay ibababa
At ang nagpapakababa, kaya tayo makababa tayo. Oh, maraming adik sa amin, maraming sugarol, maraming ano, lasinggero, maraming ganun. Oo, oh, totoo yun. Pakababa tayo, ay tayo naman ang itataas. Oh, yan yung mga born again na hamakin tayo dahil marami daw adik, maraming tinungaling, maraming lasinggero, maraming babaero, maraming lalakero, maraming bakla, maraming tomboy, kung ano-ano mga pinagsasabi sa atin na yan yung sila. Tayo, kumbaba lang tayo, Lord, sorry Lord, nakasala ako. Ganun lang. At tinitiyak ko sa inyo, pag tayo nagpakumbaba, tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Yan yung sila na ano, masama yung ano sa atin na napakaganda ng aming simbahan kayo, dugyot lang, ganun. Yan yung sila. Yan lang kapatid. Brother Jando. Yes, bata. Yung ipagmalaki na yung sabi ng Iglesia ni Cristo na nag-claim nilang number one sila dito sa Pilipinas, yun ba? Number one sila sa estatistika? Ewan ko, yun ang sinabi ng okay. Nagtanong. Oh, bago lang, mayroon akong i-rebat na nag-request po sa atin, i-rebat yung pahayag ng isang mga ngaral ng Iglesia ni Cristo. Sinesearch na ito. Yun, ngayon lang taon, ang Iglesia ni Cristo ay 28% lang yun dito sa Pilipinas. Ngunit ang Katoliko nandyan pa sa 82 hanggang 84%. Yun ang dahilan na ang isang bansa ikonsidera na maging Kristiyanos kung mas marami ang simbahang Katoliko. Diba? Oh, bakit hindi dinoturing Kristiyan yung mga ibang mga bansa na ang daming mas marami ang mga Protestante, denomination ng mga Protestante? So, ating i-correct, research niyo mga kapatid, pag kayo ay nakiklaim, kayo po ang number one dito sa Pilipinas, 28% lang po kayo. Ngayong taon, 2021, ang Katoliko ay nandyan pa sa 82 hanggang 84%. Yun ang totoo. I-research lang ninyo para sila po ang number one dito sa Pilipinas, sabi nila. Maraming salamat, Brother Jando. Galaxy J7 Core. Oh, 28% lang daw sila, sabi ni Brad Tata. Brother Jando, yes, pwede mo dadagdag ng saglit? Kahit gano'ng pagkaganda ang kanilang simbahan, Brother Jando, gawa lang yan ng tao. Kahit gaano pa yan kaganda. At hindi nanirahan dyan ng Diyos. Kung babasahin natin ang Gawa chapter 17, verse 24. Sabi sa Gawa 17:24. Ganito ang ating mababasa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Bakit? Sino bang founder ng Iglesia ni Cristo? Diba? Manalo. Si Felix Manalo, na tao lang. So kahit ano pa kaganda para makadani ng mga tao ay hindi naninirahan ng Diyos. At merong paalala ang isang propeta, si Propeta Jeremias, na pag may mga magandang templo at nagdadala sa pangalan ng Diyos, ay isa itong yungib ng tulisan. Diyan mabasa natin sa Jeremias chapter 7 verse 10 hanggang 11. Jeremias 7, 10 hanggang 11. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos haharap kayo sa akin. Sa aking templo, sasabihin ninyo, ligtas kami rito? Bakit? Ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Oo. Kung sa King James Version niyan, Brother Jando, ang pangalan pala ng simbahang dyan ay ikinikredit sa ating Panginoon. Basahin ko. King James Version. And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations. Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Yan, alam naman natin na marami ang nagdadala ng pangalan ng Diyos sa kanilang mga simbahan. At alam naman natin yung simbahang yan, napakaraming nababalita sa telebisyon na may maraming isyo, no, na kinakaharap hanggang sa ngayon na hindi pa naresolba. So yan kapatid, okay lang yun na kahit yung mga simbahan natin ay maliit, yung mga simbahan natin ay hindi masyadong maganda. Ang importante ang ating
pananampalataya ay totoo at hindi gawa ng tao. At ating Panginoon talaga ang founder natin. Salamat po. Salamat din. Advice lang natin, pakumbaba lang po tayo. Wala pong mawawala sa tingin mo, papakumbaba lang po tayo. Okay, brada? Ahabol na lang, Brother Rando. Hebreanon 8:1 hanggang 2. Hebreo 8:1 hanggang 8:1 hanggang 2? Okay. Opo, opo. Okay, basahin natin sa 8:1 hanggang 2. Ito ang ibig naming sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pare na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Malinaw na ang ating Panginoong Hesukristo ay naglilingkod sa toldang itinayo ng Diyos ay hindi sa tao. So maraming salamat, Brother Rizando. Okay, thank you, Brad Ta. So dito na po tayo, Galaxy J7 Core. Okay na po ba yon? Okay na po, salamat po. Okay, thank you, maraming salamat. So lipat na po tayo sa isa pa naman na magtatanong, si Jeneline. Jeneline? Good evening, Jeneline. Hello? Wala si Jeneline. Ah, hello? Alito po. Teka lang, magandang tumakbo ako. Ano po, magandang gabi po. Bale, ako po yung ano, yung pamangkin ni Marites. Ako po yung almost 40 taon na nag-born again po, di ba, nang iwalay sa Roman Catholic. Tapos, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos kasi kagahapon, nakapangumpisal na ako. Yay! Kagahapon, gusto nag-raise hand ako kasi bigla kong, hindi ko kasi natanong kay Father, nawala na sa isip ko. Kaya na ko lang, kagabi ko lang naalala yung mga handbook. Kasi nag-aral ako ng 1 year doon sa Born Again. About pag, yung magiging cell leader ka, ganun. Ano kayang gagawin ko doon yung sa handbook? Kasi sabi ko kasi ito ko kung itatapon na lang ba diretso yun. Sabi niya, tanong ko daw kung ano yung gagawin ko doon. Kasi nandito pa sa akin, tinabi ko lang. Sabi ni sabi ni Brad Wendell, padala mo raw yan para gawing referensya. Ha? Ipadala mo daw kay Brad Wendell para gamitin bilang referensya. Ah, okay. Oo, pwede naman po. Communicate mo lang si Brother Wendell Talibong para ipadala mo sa kanya at gagamitin niya bilang referensya. Ah, sige, sige po, sige po. Okay. Aba, yun lang naman po. Okay, thank Bali, you. Ano, din, ay ano sila yung natanong ko naman din doon, yun nga na bago yung anak ko makapag kumpil, mag-ano muna siya yung sa katekis, sabi no, ng pari po dito sa may Jansin. Tapos tong anak ko na bunso, pwede na daw madiretso binyagan. Ito lang yung 9 years old na bago mabinyag, mag-ano muna atin. Pareho kaming dalawa na atin doon sa ano daw, sa pagkatekis muna. Okay, thank you, Ma'am Jenny. Ah, sige po, salamat po. Okay, lipat naman po tayo sa isa naman na magtatanong, si Gemma Empalmado. Gemma? Ate Gemma? Hello? Good evening, mga brad. Hello, good evening po. Narinig na po? Yes, narinig po. Tanong ko, Brad, yung general confession, once in a lifetime lang ba yun? Isang business general yun? Confession. Romel Palma. Romel Palma? Yes po. General confession. Sa pagkakaalam ko po, mabibigay po yun ng tawag dito, situational, if I'm not mistaken. Kung example ay para bang sa dami ng magkukumpisal, nagkakaroon ng general confession. Yun lang po yung
sa pagkakaalam ko, Bro Jando. Okay. Bro Jando. Ano, ano, Brad? Yes, Brad Wendell. Yung general confusion na binanggit ni Brad Romel, yun pong general confusion in case of emergency. Yung in case of emergency, halimbawa, yung na malapit makras ang eroplano, may isang pare, magbigay siya ng general confusion sa mga tao o kaya barko na malapit na malunod. Pero yung general confusion, bawat isa sa atin ay kailangan talaga, no? Sa role ng general confusion, kung anong mga kasalanan noon na kahit na kumpisal na muli yung i-kumpisal, no? I-ilista lahat. Evaluate 10 commandments, 7 capital sins, at yung mga kasalanan mula sa pagkabata pa noon, no? May guide si Brad Christian. Pwede kayo makahingi ng guidelines. Okay. Mas mabuti magkagawa tayo. Pero sa takbo ng buhay natin, ilang mga taon na, kung kailangan na magsagawa na rin ng general confusion, mas mabuti. Pero hindi na kailangan kahit kay isa lang na bisis ang general confusion gawin, basta ang confusion gawin nating monthly confusion, o yung iba nga ginagawa nila ng si mga santo, weekly confusion pa, no? Ang ginagawa. So kung nagsagawa ng weekly o monthly confusion, di na kailangan mag-general confusion pa. Kung nakatapos ka na sa pagsagawa ng general confusion isang bisis. Okay, Brad. May tanong pa. Okay, go ahead. Anong masasabi niyo sa 3 days darkness? Kasi nung maliit pa ako, sinabi na to sa mama ko eh. Tapos ngayon may nababasa naman ako kay Padre Pio na ano, message. Anong masasabi niyo, sir? 3 days darkness. Darkness? Narinig ko yan doon sa Juan de la Cruz. Pero, Brad Wendell, baka may paliwanag ka dyan. Well, kung tingnan natin yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo nang matapos ang malapit na matapos ang mundo, sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na magiging dumidilim, hindi na iilaw ang araw, at yung mga bituin at ibang planeta ay magiging taliwas na sa kanilang daan, nakasulat na. Pero kailan? Hindi yan binanggit ng ating Panginoon Jesucristo kung kailan yan mangyari, no? At kahit na yung araw at oras kung kailan siya babalik, hindi niya binanggit yan direkta kung kailan, kundi ang Ama lamang at ang nakakaalam niyan. Pero hindi ibig sabihin na siya ay walang alam tungkol diyan. Bakit? Dahil kanina sinabi ni Brajando, nakita yung isang napakaliwanag yung sa San Diego na bansa, Australia ba yon, Brajando? Australia, no? Napakaliwanag. Bakit hindi pwede sabihin ng ating Panginoon Jesucristo sa oras na iyon, sa araw na ito, at sa oras na ito, babalik ako? Bakit hindi niya pwede? Dahil ang ating mundo sa Pilipinas, iba-iba ang oras sa ibang bansa at iba rin ang araw, no? So di pwede ang ating Panginoon Jesucristo magsabi kung anong oras at anong araw. Ang ibig sabihin, alam niya kung ano ang mangyari, may bago mangyari ang wakas, lilitaw ang mga bulaang propeta, may digma ang mangyari, may gutom, may linog, at yung darkness, binanggit yan ng ating Panginoon. Pero kung kailan, di niya sinabi kung anong taon, anong oras, anong araw. Ang atin lang prepare. Okay. Pwede pa, Brad, isa? Oh, sige, go ahead. Ano, kasi yung mga gamit kasi namin, salit-salitan magkasira, mga sira sila.
Tapos, kasi narinig ko sa inyo na yung pag magtanggap ng ibang religion sa bahay, ini-entertain ko kasi sila eh. Hindi ba yung dahilan? Matagal silang nag-ano sa isang taon pero di talaga ako lumipat. Nire-respeto ko lang kasi sila eh. Di ko alam na di pala yung maganda. Dahilan ba yun sa mga gamit namin na salit-salita naman kasira? Basta! Ano po ang ano ang tanong, Brother Jando? Meron akong sinasagot dito sa yung magtanggap ng yung pagtanggap niya sa mga ibang sekta tapos nagdasa sa kanilang bahay. Ngayon, may nagsasabugan ba? Sasabugan ba? Hindi. Ate Gemma? Yung masisira. O nasisira. O TV nasisira. Yun daw ba ay dahil doon sa pagtanggap niya sa ibang sekta doon mo nang palataya sa kanilang bahay? Ah, yan pala. So, bakit niya? Depende yun, kapatid. Ang sabi lang ng Epistula ni San Juan, 2 John chapter 1:10 hanggang 12 na pagibasa, Brother Jando muna, Brother Jando. Anong talata yung brata? 2 John. Ikalawang Juan, Uno Jess. Oh, no. Sabi dito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So, possibly siguro, epekto yun. Pero, depende yun. Baka luma na yung TV mo dahil po abot ang panahon na nasira. Pero, kung ating basihan yung... hindi pa, bago pa. So, kung ating basihan yung epistula ni San Juan na may babala siya na hindi natin tatanggapin yung mga ibang nangangaral na iba sa ating aral, kay sa Bisaya pa, pati yung pag, ano Brother Jando, yung pag, ano, pagbigay nila ng, yung, nakalimutan ko tuloy eh, pagbigay nila ng greetings, bawal na yun. So, yun ang pinaka-stricto ang mga apostol sa ating pananampalataya. Dahil po ay maka ano po tayo at nang basahin ulit ay hindi natin na pero ano kung tinasagot dito sa mag chat sa atin nagpatulong na masagot ang kadiskusyon niya sa chat rin ha? So ating tinutulungan ba, mabuti na lang nagtanong sa atin hindi nagtanong sa pastor so ating sinisikapan natin na masagot para po tayo makatulong sa nagtanong. So, kung tingnan natin, bawal, may ababala ang ating mga apostol na bawal ang tatanggap. Maliban na lang kung kaya niyong i-counter yung turo nila. So, ang tayo, kung ating basahin ulit yung binasa ni Brother Jando na ikalawang Juan na kung tatanggap tayo, maka, sa Bisaya pa, makaambit tayo sa iyang kadautan. Di ba? So, posible yun, epekto yun, kapatid, kung para sa iyo na ang iyong bahay, ang iyong mga TV mo hindi pa sira, ay hindi pa luma, niya bigla lang nasira. Pati baka yun, epekto yun sa pagtanggap mo. Bis lang po tayo, hindi naman tayo maghusga, pero bis lang po sa payo ni San Juan na ulit nating basahin kaya hindi natin, hindi natin na ano yung kon. Nasa, hindi ito pala. Okay, yun lang, Brother Jando, baka ang sa iba. At saka doon sa sinabi niya na ano na bakit daw hindi sinabi kung kailan babalik si Kristo. Kasi ganito yung sinasabi sa Mateo 24:44. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating maghanda. Yung sinabi ka lang siya babalik upang tayo maghanda sapagkat darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Okay. So yung ano, kailangan ako mag-confess noon? Ha? Kailangan ko ba i-confess pa yun? Confess mo kahit na ano.
kahit na sa amin dito nga, monthly na kami may confession dito eh. Pinapadalan kami dito ng ibang pare para makapag-confess kami. Kahit lahat, Benyasin, hindi confess. Oh. Salamat, salamat. Ay, shout out pala kay, ano, kay Brad Sock Fernandez. Siya napatigay sa akin na, ano, Brad Sock. Okay, thank you, Brad Sock. Salamat. No? Oh, thank you, Ate Gemma. Maraming salamat. At, yun. May pahabol ka, Brad Gabriel? Wala, wala. Okay lang, go ahead. Oo, okay. Natawa lang ako kanina. Nandiyan talas okay. Pa ni Brother Gabriel. Oh, andiyan si Brother Gabriel. Oh. Nanahimik lang eh. Oh, okay, Benedicto Imuan. Benedicto Imuan, good evening. Good evening po ulit. Meron ba akong mga tanungan, no? Tungkol po ito sa albularyo o mga gamot. First question. Masama ba ang gawain ng pagiging albularyo ng isang Katoliko? Second question is, kung ito yung... Teka lang po. Isa-isa lang po ta, ha? Isa-isa lang po muna tayo kasi tatlo yan eh. Masama okay. Ba? Ano yun? Masama ba? Masama ba ang pagiging albularyo ng isang Katoliko? Yan. Brad Wendell, masama ba daw ang pagiging albularyo ng Katoliko? Okay, maraming salamat sa katanungan ng ating kapatid. So napakalimanaw po 'yan sa Catechism, Catholic Catechism, no? 2116 na ang albularyo ay occultism, no? At sabi ni Father Jose Francisco Siqueira, pag pumunta tayo sa albularyo kahit pa siya ay Katoliko, no? Pero paano natin malaman? Lalo na, no? Dahil matandaan natin kahapon si Dr. Ditching, sabi niya, mahilig ang demonyo magbigay ng piki na karisim. Halimbawa, kung siya ng gamot, kahit pa siya ay pari Katoliko, ng gamot siya at maraming nagamot, pero meron pala siyang mga ninuno na mga albularyo. Eh, delikado yan. No? Delikado yan. At bawal sa atin ang paglapit ng albularyo, mangkukulam, mananambal, o yung tinatawag na mangtatawas. Dahil, lalo na pag may naposes, hindi sila makapagpaalis ng demonyo. Ito ang pahayag ni Father Jose Francisco Siqueira. Because only God can expel. Kaya kapag pumunta ka sa albularyo, they don't use the name of Jesus at hindi sila nagpapalayas. Yung ginagawa lang lamang nila is tinatabunan na lamang ang spirit ng umatakas sa tao. They subjugate the spirit. Kaya para nawawala temporarily yung mga atake. Pero pansamantala lamang yan. Later on, magkakasakit uli yan after a few months at mas malala. Mas matindi. Mas matindi lang. Pwede mag-ibaba na ninyo. Yun. Later on, giba-giba na umano ang relasyon sa pamilya. Watak-watak na. Mag-iba ang anyo. Naalala ko yung isa sa mga dinayagnos namin sa office na anak niya ay napusis. Ngunit, sinabi ng ina na nagdala na siya umano noong college pa makakita siya ng mga fallen angels, open ang kanyang psychic. At sabi niya, may babae umanong tumawag sa kanya dun sa loob ng simbahan, matanda. Sabi ng babae na, hindi, lapit ka sa akin, nakita ko na open ang psychic ability. Sa loob ng simbahan yun nangyari, isasarado natin dahil namimiligro ka. Mula nang isinarado ng babae, dun sa simbahan, hindi na siya nakakita. Pero ang hindi niya napansin, una, siya'y nagiging involved sa drugs. Ikalawa, hindi niya napansin, watak-watak ang kanyang pamilya. Ikatlo, hindi niya napansin, nagkahiwalay siya sa kanyang asawa, nakasal sila, at meron siyang live-in. Ngayon, grabe talaga ang tirada. Ngayon, yun po bang babae na tumatawag sa kanya na isarado sa loob ng simbahan?
yun po ba ay sa office ng exorcism? Hindi. Sa paniniwala ko, yung babaeng yon na kahit siya ay Katoliko, siya ay open din ang psychic abilities. Kaya natawag niya ang babae para maisarado, hindi niya sinarahan, ngunit dinagdagan. Kaya nang nagsimula kami sa prayer, ang ina ay nag-react talaga. No? Yun, magaling magtago ang demonyo sa katawan. So, bawal po paglapit sa albularyo, kahit pa kung siya ay Katoliko. No. Yun na yun. Okay po. Ano po, second question is, sa pagdating ng panahon at ang isang albularyo Katoliko ay dumating ang kanyang kamatayan, pero siya naman po ay nagsisimba lagi. Meron din pa kaya kasiyang ano, matatag na tawag ito na salvation. Dahil ang pagiging albularyo ay isang masama. Pero nagsisimba naman po siya. Una kapatid, sa Hosea chapter 4 verse 6, may sabi ang Diyos, "My people are destroyed for lack of knowledge." Delikado yung kulang ang kaalaman, magigiba talaga, no? Kaya sa pamamagitan ng simbahan natin, inihayag ng simbahan kung ano ang ipinagbabawal at ano ang gawin. So, yung albularyo nagsisimba, pero namatay na siya. Ang tanong, maligtas kaya siya? Ang sagot, Diyos lang po ang nakakaalam. At ang dapat nating gawin, ipagdasal po ang naturang ninuno na albularyo na palaging nagsimba, ipagdasal at kung mas mabuti na magsagawa tayong Gregorian Masses, yung sunod-sunod na isang buwan na pamisa para sa kaluluwa niya. Brother Jando, magdagdag lang po. Okay, go ahead, Brad Gabriel. Ayan. Tamang-tama po yung ano po, no? Yung sabi po ni ano ni Brother Wendell, kasi po kung yung hindi po kasi tayo, although nagtuturo po yung ating simbahan po kapatid na ang mortal sin pag yung po ginawa natin at lalo na kung hindi po tayo nag-undergo ng confession at naano natin, eh talagang mapunta ng impyerno po, no? Pero kahit na gano'n nagturo po ng simbahan po, kapatid, hindi po nagturo ang simbahan na tayo ay humatol, no? Tama po yung sinabi ni Brother Wendell po, kasi ang dapat po natin na gawin ay dapat po natin siyang ipanalangin at umasa po tayo sa magagawa po ng Diyos. Ganito po ah, babasa po tayo sa May CCC 1861, ganito po ang nakasulat. Take note po, mortal sin yung ginawa po niya sa may albularyo po. Kasi wag po natin kakalimutan yung occultism po, yung albularyo yung ganyan, yung pambabara, yung mga ano po. Sa ano yan, nag-undergo po yan ang occultism. At yung occultism po, paglabag po yan sa first commandment. At pag nalabag natin yung first commandment, lalo pa kung alam niyo po yung sampung utos ng Diyos, grave sin po yun at mortal sin. Ganito po ang nakasulat po sa 1861. Mortal sin is radical possibility of human freedom, as is love itself. It results in the loss of charity and the privation of sanctifying grace, that is, of the state of grace. So, tulad po nung sabi nyo, no, gawin po natin, pagpalagay po natin, no, nagsisimba po siya, pero hindi po siya nag-undergo ng confession, wala po siya nagawang confession, so namatay po siya na may mortal sin. So ganun po, kahit po magsimba po kayo kasi hindi naman po nawawala yung mortal sin po sa pagsisimba po eh. Alam po natin na bumabalik po tayo sa state of grace, matatanggap natin yung sanctifying grace po sa pamamagitan ng confession eh hindi po nakapag-contest. Wala po siya sa state of grace. If it's not redeemed by the repentance of God's forgiveness, it causes exclusion from Christ's kingdom and eternal death of hell. Yan ang turo po ng ating simbahan. For our freedom has the power to make choices forever with no turning back. However, ito po yung pinakamahalaga. Although we can judge that an act it itself, a grave offense, so grave offense po talaga yung ginawa po niya kasi labag po yun sa 10 utos ng Diyos, paunayin nga po yung unang utos po. Okay? We must entrust judgment of person to the justice and mercy of God. Ang Diyos po ang hahatol po. Hindi po natin siya iimpyernohin,
wala po tayong masamang sasabihin about po sa kanya. Dahil po, ang dapat natin gawin, i-entrust natin yung paghahatol po sa tao, no? Yun po ay gawain po ng Diyos. Kikilos po ang mustisya at awa po ng Diyos patungkol po doon. So wala po ako may bibigay na kami dito sa punto 4.3. Wala po kami may bibigay po sa inyo maipiyero po siya. Hindi po ganoon. Dahil ang opisyal na turo ng simbahan, hindi tayo hahatol po doon. Ang kikilos po doon ang mustisya at ang awa po ng Diyos. Brother Jando? Brother Jando, dagdagan ko ng kunti bro. Okay, go ahead, Brother Jun Ray. About sa concern niya, kasi concern siya about sa mga albularyo na talagang lumalapit naman sa Diyos, no? At tama yung pahayag ng ating mga kapatid, no? Si Bro Wenda, si Bro Gab, na wala talaga sa ating paghatol. At kaya na sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 24:15 ba yun, na hindi nakakahigit ang alagad sa kanyang Panginoon. So, Panginoon lang talagang pwedeng humatol. Pero ngayon, pinabasa na ito ni Butata kanina, no, kung ano ba ang hatol ng ating Panginoon sa mga taong gumagawa ng ganyan. Sa Mateo 7:21-23, ba din dyan, bro? Sige, okay. Mateo, binasa ko na ito kanina eh. para baka hindi niya narinig, bro. Ayan, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan. So ang pinaka-importante talaga kapatid, no, makinig tayo sa simbahan. Kasi pag hindi tayo nakinig sa simbahan at pinagpipilitan pa rin natin ang sarili na lumapit sa mga albularyo, which is ang simbahan, ang pangyarihan ng Panginoong Isokristo namang gamot, ibinili na sa simbahan. Kaya nga mayroon tayong ano, sacrament of sacrament of anointing sick. Meron tayo niyan. So kung meron tayong mga naramdaman, punta tayo sa pare, magpatulong tayo, magpa-tanggap tayo ng ano, mag-confess, magkalawat. Ano ba yung kalawat sa Tagalog, bro? Mag-communion, then gawin yung cares, yung rosary, ganun. Tapos mag-ask po tayo ng ano, anointing of the sick. Gagaling po tayo, no? Sapagkat yan ay ipinangako ng ating Panginoong Isokristo. Sabi ni San Pedro, walang anumang kasinungalingan ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. So magtiwala po tayo sa simbahan sapagkat yan ay ang katawan ng ating Panginoong Isokristo. Salamat, Padre Jando. Okay, thank you Bro Windel, Bro Gab, at Bro John Ray. Shout out kaya Brother Tilisier. Shout out. Watch out, eh, Brother Tilisier. Thank you, Bro Benedicto. Thank you po, Bro Jandel. Okay, maraming salamat kay Bro Benedicto Imuan. At na po tayo sa isa pa, si Joboy Seno. Brother Joboy, good evening. Hey, good evening. Hello? Oh. Yeah. Oh, narinig ba? Kamukha mo si Bitag doon sa picture mo, ah. magandang gabi lahat. May tanong ako. Isa muna ako. May sacramental blessing ba that ngayon? Wala, bro. Sa ano na daw? Sabi ni Father, sa every Thursday na lang daw. Okay. Ito yung tanong ko. Para sa mga contractor ba? Yung construction. Kasi karimihan siya nakita ko sa construction. Pagka mag-layout sila, may mga ritual na silang ginagawa, yung mga pungsoy, anong mga, labi na yung mga Chinese, yung ano, yung may-ari ng ano, construction. So, ano ba talaga ang tama dito pagka mag-layout yung construction? Ano bang ritual o ano bang natin? Kasi karamihan sa mga
mga contractor, magawa siya ng mga ritual na parang mga Chinese na ano. So ano bang advice dito? Brad Indel. Okay, salamat Brad Jando at sa kapatid natin ng tanong. Ang dapat gawin diyan, una, huwag kayong maglibing ng mga barya dahil 'yun ang mga yun po ay mga kaugalian. Ang iba nagpadugo, no? Huwag niyong gawin 'yan. Yeah, yung karamihan nakita ko eh. Oh, dahil mga yung barya, pagpadugo, yung padugo. Oh, padugo ay consecration 'yan sa building upang maprotektahan ng fallen angels. Ang dapat gawin niyan, batay sa turo ng simbahan sa Office of Exorcism, kung ang area, dapat alamin ang area kung saan na saan itatag ang naturang building. Ang area ba yan, wala bang malaking puno na pinutol parang tinitirahan ng mga territorial fallen angels? Dapat alamin yan. Wala bang mga pangyayari na heinous crime na naganap sa areyang yan? Dahil pag may heinous crime, ma-attract po ang mga fallen angels, no? At kung sakali meron mga heinous crime, merong mga malalaking mga puno na pinutol, dapat unang gawin yung exorcist mismo ang maggawa. At pwede naman ang parish priest, kahit hindi exorcist, i-break ang consecration at may deliverance sa area. Deliverance sa lupa, meron. Pagkatapos sa deliverance, pwedeng ipublishing ng pare ang area bago itatag. At pagkatapos niyan, yung bawat pillars, no, sa building, dapat lagyan ng blessed Benedictine medal. Pwede ring lagyan ng olive oil o lagyan ng exorcise salt. Yun po. Pwede yun. Brother Jando? Yes, go ahead, Brother Gabriel. Okay po. Thank you po. Bro, I do recommend wag niyo pong gagawin. Wag pong gawin po yan. So, kung halimbawa po, may construction worker po na nanonood po ngayon po, no? At ganyan po yung gawain nila. Tama po yung sabi po ni Brother Wendell. Please, mga kapatid, wag niyo po yung gawin. Kasi po, kapag yan po ginawa natin, again, tulad po ng naging explanation ko po at naging explanation namin sa mga nakakaraan, pag yan po ginawa natin, padugo, pungsoy, mag-ano ng barya, tama po yung sinabi ni Brother Wendell. At pangalawa, yung lalabag po yun sa may unang utos po ng Diyos, sa sampung utos, mga kapatid. Yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Ulitin ko po ulit, ha? Tulad na binasa ko po nung isang araw. Ito po yung nakasulat po, mga kapatid. Babasa po tayo sa CCC 21, sa may paragraph 3 muna. You shall have no other gods before me. Ayan, mga kapatid. Napakalino po kasama po yan sa sampung utos ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, yung first commandment po na yan, mga kapatid, hindi lang po yan yung sa Diyos-Diyosan. Malino po na sinasabi po yan ng 21:10. Okay? The first commandment forbids honoring gods other than the Lord who has revealed himself to his people. It proscribes superstition and irreligion. Superstition, in some sense, represents a perverse excess of religion. Next, irreligion is a vice contrary by defect to the virtue of religion. So, yan po, pag ginawa po natin yan, makakagawa po kayo nung ito, yung sa superstition, no? Mahiin, lalo na kung naging ganyan na po sila, madalas na po sila nagpapadugo, okay? And then, next, yung 21:16. Ayan, divination po, mga kapatid, hanggang 21:17. Babasahin ko po muna kung ano po yung superstition. Na yung superstition po yung pamahiin kasi parang nakaugalian na nilang gawin yung superstition. Superstition is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. It can even affect the worship we offer the true God. Ayan, mga kapatid, kapag ginawa natin yon, yung superstition na yan, maaapektuhan po yung pagsamba natin sa tunay na Diyos, mga kapatid.
Kaya nga po nilino po ng ating simbahan na lalabas parang may iba kapag din ng Diyos bukod pa sa Kanya. Kasi meron naman pong turo ang ating Diyos eh. Best example, gawin po natin yung sinabi po kanina ni Brother Wendell. Bakit pa kailangan magpadugo? Pwede naman magpa-bless. Diba po? Mm. Oh, diretso po yung basa po ah. Okay, when one attributes an important in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary to attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs their mere external performance apart from the interior dispositions that they demand is to fall into superstition. Yun po pala. Malino po yan mga kapatid. So please, wag po tayong gagawa ng anumang uri ng superstition po na yan. Lalo na po sa yung mga construction workers. So kung ginagawa niyo po yan mga kapatid na construction worker, please po mga kapatid, ako po makikiusap po sa inyo, wag na po natin gawin yan, okay? Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Next po, yung 2116 to 2117, ganito po ang nakasulat. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscopes, ayun, pati yung horoscope mga kapatid, astrology, palm reading, yung pagbabasa ng yung kamay, yung pinapakita sa mga ula, interpretation of omens and lots, phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums called conceal, a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as wish to consecrate hidden powers. Oh, nako, mga kapatid, ha? Matakot na po tayo. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Just imagine kung ikaw po nagpadugo dyan, nagkalat ka ng dugo-dugo dyan, mga kapatid. Nakontradict mo na, mga kapatid, yung honor, yung respeto, yung takot na dapat isinasagawa natin sa Diyos. Kung talaga po dapat tayo magkaroon ng takot po sa Diyos, mga kapatid, ang gawin po natin, magpa-bless na lang po tayo, ating ipagdasal po yung bahay natin. Huwag po tayong magpadugo. Kasi labaw po yan sa sa kalooban po ng Diyos. So next, ito ha. All practices of magic or sorcery by which one attempts to attain occult powers so as to place them at one service and have the supernatural power over others. Even if this were, ayan na ulit, didiin ako mga kapatid, pagdidiin ako sa inyo, even if this were for the sake of restoring their health. So kahit pala makakabuti pa sa'yo, no? Kahit makabuti pa sa'yo, eh pagpalagay na natin, o baka may iba magsabi dyan, eh nagpadugo ako dati. Nagpadugo ako ng bahay. Naging maganda naman yung buhay namin. Okay naman. Eh, okay naman, pero hanggang kailan magiging okay? Tandaan nyo mga kapatid, mas matakot tayo kapag halimbawa okay ang buhay mo kahit mali ang ginagawa mo. Diyan ka matakot mga kapatid. Kaya nga sinasabi na ating simbahan, kahit makarestore pa yan ng health mo, kahit gumaling ka pa, kahit anong mangyari maganda sa'yo, matakot ka pa rin. Mas matakot ka nga eh. Kasi matakin mo, gumagawa ka ng masama, labag sa kalooban ng Diyos, and yet mabuti nangyayari sa'yo, kapatid, matakot ka. Are gravely contrary to the virtue of religion. Just imagine, pag ginawa mo pala yun, mga kapatid, contrary to the virtue of religion. Ano po ba yung religion? Di ba napanggit po kanina, yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos? Yung iglesyang tatag ng Panginoon sa Kristo, kasi marami tayong pwedeng i-attribute sa religion. Eh kung halimbawa, ginawa mo yan mga kapatid, magkakaroon ka pa ba ng relationship sa Diyos? Kaya ka nga mawawala sa state of grace eh. Kasi nakagawa ka ng mortal sin. Mortal sin po yan mga kapatid eh. No? Gravely contrary to the virtue of religion. Yan po yung dapat na tumatak sa ating isipan po ah mga kapatid. Paalala lang po ito. These practices are even more to be condemned when they accompanied by the intention of harming someone, huwag naman po sana, mga kapatid, no? Or when they have recourse to the intervention of demons, wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it.
So itong binabasa ko po sa inyo mga kapatid, warning na po ito ng simbahan para sa ating lahat. So please makinig po tayo sa warning, okay? Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Ayan po. Brother Jando? Okay, yan. Brother Joboy Seno, okay na ba yan? Yeah, salamat kasi sana maraming yung mga nakarinig ng mga contractor kasi alam mo, yung karamihan nila ay takot mag-start ng mga layout ganun kasi baka bumagsak daw yung building o ano, marami silang ganun. So salamat yung mga explanation na ganun kasi sana marami yung nakarinig doon. At may tanong pa ako isa, tungkol dito sa pinagtalunan dito sa pang puro naman to si FD, yung sa Joshua 5:14 na ano ba talaga ang stand ng church dito? Joshua 5:14. Oh sige, basahin natin. Josue 5:14. Ito sabi sa Josue 5:14. Teka. Hindi, sagot ng lalaki. Naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? Ano yung tanong mo dyan, kapatid? Yung may parang anghel, sabi, anghel na nagdala ng, siguro sa 13 kayo, 13 to 18 ba yun, nakalimutan ko, na sino yun? Ang Panginoon ba yun o ang anghel, Saint Mike? Kasi pintalunan to sa CFD. Dalawang CFD nagdebate dito. Baka, ano ba talagang stand ng katalik ko dito? Masikat lang. Yes. According sa tradisyon na ano kapatid, no, sa gawa nito sa tradisyon ng Orthodox, yan ang ginamit ng Orthodox Catholic na reference, no, na mayroon silang ano niya, may icon na sa talatang yan, sa St. Michael talaga yan. At hindi yan maaaring si Jesus Christ, kapatid, no, kasi unang-una, si Jesus Christ is Panginoon ng mga hukbo. Hindi siya hukbo ng Panginoon. Iba yung Panginoon ng mga hukbo sa hukbo ng Panginoon. Ang sinabi kasi dyan sa 7:14, ako ang hukbo ng Panginoon, no? Chief of the servant of all soldier of God. Yan ang pagkasabi dyan. So, yan naman ang ibinigay ng simbahan natin na title ni St. Michael, di ba? Archangel, St. Michael, Archangel, Prince of the Heavenly Host, di ba? Yan Prince of the Heavenly Host. Oh, yan ang title ni St. Michael. So, St. Michael yan. Hindi yan si Jesus. Ulitin ko, si Jesus is the Lord of Hosts. Hindi siya yung, yung Panginoon. Siya ang Panginoon ng mga hukbo. Hindi siya hukbo ng Panginoon. Basahin mo nga ulit, Padre Jando, ano pagkasabi doon? Hukbo ng Panginoon yun eh. Sabi dito sa St. Michael. St. Michael the Archangel. Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host. Yan, no? Prince of the Heavenly Host, si Michael, no? Tapos, doon sa, ano ba dyan, 5:14, basahin mo, bro. Ulit. 5:14. Sabi din mo sa 5:14, hindi. Mas maganda ito, basahin sa English. Sa English, lalo din sa English, no? Okay, singan din sa English. Sa 13 tayo magsimula. While Joshua was near Jericho, he suddenly saw a man standing in front of him holding a sword. Joshua went up to him and asked, "Are you one of our soldiers or an enemy?" Neither, the man answered, "I am here as the commander of the Lord's army." Bro, malinaw? Commander of the Lord's Army. Commander siya ng Army ng Panginoon. So, walang iba yan. Si
ano yan, si Saint Michael, Saint, according to Saint the church. Saint Michael, diba? The Archangel. Oh. Yan. Brother so, yan lang, Brother Jando, salamat. Okay, Brother Gabriel, go ahead. Ito po, papakita ko po sa iyo, kapatid. Ano po, ito, commentary po ito ng isang mausay po na ano natin, o pare, no? Si Father Leo Haydock, okay? Yung Haydock's commentary. Ito po yung nakasulat sa may Josue 5.14. Prince of the Host of the Lord, Saint Michael. Ayan, no? Malinaw po na nakasaad po dyan. Saint Michael, who is called Prince of the People of Israel, Daniel 10:21, sabi ni Chanelier. Some of the fathers explain it of the Son of God, Origen, homily number 6. But Saint Augustine, City of God, 11:30, Saint Jerome in Galatians 3, and interpreters in general agree. Ayan, ang dami pong nagkakaisa mga kapatid, that the person who here appeared to Josue or Joshua was the Archangel Michael. Ayun po, mga kapatid. He came in the name of God to assure Josue of success as the angel had appeared to Moses in the burning bush as if to denote the distress of the Hebrews and to encourage Moses to undertake their liberation. Yan po yung sabi po ni Kame. In Shaldanian, I am the angel sent by God. In the character, he is called the Lord. Yan. Yun po ang may dadagdag ko po, Brother John. Yan. So, maliwanag po yun. Hindi ko lang alam bakit nagbanggaan pa silang dalawa doon. Eh, maliwanag naman yun na si Saint Michael the Archangel ang tinutukoy. Kung hindi si Saint Michael the Archangel, di mali pala yung ano, yung Archangel Michael prayer. Mali pala yun kung hindi Saint Michael the Archangel yun, ano? So, ang dami masasagasaan na ano, na mga ano. Pero based sa kanilang mga argumento, kung pinakinggan mo ng mabuti kapatid na ano na sino to? Joe Boy Seno, lamang po si Gitamundok doon. Kapatid na Joe Boy. Yeah, sila yun. Yeah, sila yun. Yeah, kasi parang bang hindi maganda tingnan yung dalawang mga CFD na parang hindi nagkaisa. So, okay lang sa atin, mga Katoliko. Pero pagka doon sa ibang Protestante, parang sabi nila, ano ba ito talaga ito? Nang understanding. Yes, so, Brad Wendell. Mga membro ba talaga yon ng CFD? Yes, si Brad, si Alvin Gitamundo at saka si Milcher Manalili. Ano comment? Sila nagbanggaan. Sila dalawa. Ang sabi ng isa, hinamon lang ako, pinatulan ko. Sabi ko naman, di mo sana pinatulak, kasamahan yun eh. Alam mo dati, may naghamon sa akin na ang dating daan. Malapit na September 6 sana yung ano sa amin, Dayalogo. Ang sabi niya, bro, sinenda niya ako ng video ni Alvin Gitamundok na, bro, sabi ni Alvin, mali daw kayo. Sabi ko naman, wag mo na pasinin yan, bro. Sabi, ay hindi, maganda ganito, hamunin mo ng debate si Gitamundok at kung sinong manalo sa inyo, siya nga harapin ko. Sabi ko, hindi ako nag-ano ng kasamahan. Hayaan mo na lang siya kung ano yung tingin niya. Sabi niya, hindi pwede yun. Dapat, mag-debate muna kayo, sinong manalo, siya nga harapin ko. Si ano yun eh, si Edward Gallo. Ayun, sabi ko naman, napagkasunduan na natin ang pechas September 6, no? Alas 8 ng gabi, napagkasunduan na natin. Paano nangyari na ipapasok mo si Alvin dito, eh may napagkasunduan na tayo. Sabi niya, ayoko, gusto ko, mag-debate muna kayo. Gustong-gusto. Gustong-gusto nila na maglaban tayo para ipakita na tingnan niyo yung Katoliko, naglalaban-laban. Sanang matino dyan ngayon. Sino nasasabi nito? Sino sinungaling? Nagkalito-lito na sila. Eh, naglalabanan. Yan ang gusto nilang makita. Kaya sa mga kasamahan natin sa Katoliko, kahit pahamunin tayo, as long as kapag yung naghamon sa atin, eh kapwa natin Katoliko, huwag natin patulang, biyaan mo siya sa sarili niya. Hindi ka naman mawawalan ng ano eh, ng pangalan kung ano, kung hindi mo nilabanan. Mas maganda labanan natin yung hindi natin kasamahan sa pananampalataya. Yon bilang Catholic faith defender, kasi kapag Katoliko versus Katoliko, lilitaw,
na may contradiction ng ating aral kasi pinagbabangga natin yung kapwa Katoliko. Kaya para maiwasan natin yung ganyang record, kahit pahamunin tayo, huwag nating patulan. Yan ang aking advice sa mga kasamahan ko sa Punto por Punto na minsan hinahamon sa kabilang programa na punta ka rito at testingan natin yung galing mo. Huwag mong patulan yung sinasabi ko. Kapatid na Joe Boy, okay po ba yun? Yeah. Yan lang. Okay, thank you. At pasensya ka na po, Brother Sena Lopez, kasi lagpas na po tayo sa oras. 10:18 na po ng gabi at bukas ng gabi, doctrinal exposition pa rin po. No? Ganun pa rin, 8 to 10. O pag napasarap yung usapan, lumalagpas kahit konti. Okay, salamat po sa inyong lahat sa pangalan po ng aking mga kasamahan sa Punto por Punto. Si Brother Romel Palma ng Katotohan ni Ating Pag-usapan, paki-subscribe po ninyo. Si Brother Tata Rosal, meron din siya sa sarili niyang YouTube channel, paki-subscribe din po ninyo. Si Brother Gabriel ng Karunungang Katoliko, paki-subscribe din yung kanyang Facebook page, Karunungang Katoliko TV, paki-follow din po 'yon. Brother John Ray, sa ating kasamahan from South Korea, Brother Kenny Bustamante, may sariling YouTube channel din siya. Brother Wendell Talibong, pananampalataya at katwiran. Brother Wendell Talibong, yung kanyang ginagamit ngayon ng YouTube channel, pati-subscribe din po yun. At si Kaburnok ng Fuckbusters Bitch, maraming salamat po sa ngalan po ni na Father Darwin Gitgano at ni Father Ricky Hente. Ito po si John Dolabado, nagsasabi po sa inyo. Maraming salamat po. At ito na po tayo sa ating closing prayer. In the name of the Father. Ito yung ating closing prayer natin. Ito pagpatunay na ang Prince of the Heavenly Host, Saint Michael talaga. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapuntos, bukas po ng gabi, wala ting kalimutan. Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.